magandang umaga po sa bawat isang po sa atin. Welcome po sa atin po panalambahan ngayong umaga. At kami po mga bisita, mamaya po ay nais namin kayong recognize ngayong umaga. At kagalakan po namin na kayo po ay makasama po namin sa umaga ito. Amen? Amen. So tayo po lahat ay tatayo as we start our service. Tayo po ay mananalangin. Shall we all stand up please? At salamat po, meron pong araw na linggo na kung saan tayo po ay meron pong panalambahan. Amen? Amen po ba? Amen! Hello, good morning! Good morning! Gising na po ba kayo? Amen. Amen! Salamat sa Panginoon. Tayo po muna yung mananalangin. Lahat po yung mukha tumikit, tayo po yung mananalangin. Ang maraming Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa napakagandang umagang ito. Kaya ibinigay niyo po sa amin, Panginoon, ang pribileyo at kalayaan na sumamba. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan na inilagay niyo po sa aming mga puso at kami po ay nasa aming pong bahay, sambahan, Panginoon. Dalangin po namin ang inyong pong patubay sa bawat bahagi po ng aming pananambahan. Pagpalain niyo nga po ang aming awitan, aming pong pagkakaloob at lalunghit pong kapahayagan po ng inyong salita. Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, kayo po'y mangusap sa bawat isa. Makita po namin, Panginoon, ang pribileyo na inyong pong ibinigay sa amin. At meron sa aming kalagitnaan na hindi pa po ligtas na ba ay kayo po ang manguna sa kanila, mangusap sa bawat isa at makasumpong po siya ng kaligtasan kay Kristo. Naway kayo pong may taas sa aming kalagitnaan. Ang inyong pong Espiritu Banal siya pong magturo at mangusap po sa amin at sa aming pong pangangailangang espiritual ay kayo nga po Panginoon na magpuno po nito at dalagay niyo pong kagalakan ng inyong salita sa aming pong mga buhay. Salamat po Diyos sa aming pong pinapanalangin din ang pag-iingat niyo po sa aming mga kapatiran na patungo po sa aming bahay-sambahan, Panginoon. Sila po ay inyong gabayan at patubayan, Panginoon, upang makasama po namin sa umagang ito. Salamat po, Diyos. Pinupuri ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po sa Panginoon. At kayo po ay narito ngayong umaga. Tayo po ay aawin sa Panginoon. Madano ba kayong umawit? Amen. Amen. So, awitin po natin na may kagalakan ng bawat mga aawitin po natin sa umagang ito. At nais ko pong tawagin si Brother Bien. Makunahan tayo po sa ating pong awitan. Amen? Amen. Good morning po sa ating lahat. Good morning din. Umawit po tayo ng may buong kagalakan sa Panginoon. Amen. Amen. Song number 80 po sa likod ng kopya, Papurihan ng Diyos. Papurihan ng Diyos. Sa likod po ng kopya. Ating mga aawitin. Ayan. Song number 80. Papurihan ng Diyos. Song number 80. Sama-sama lagi Kristo yang mangsa-sama
Song number 53 po. When we all we get to heaven. Amen. Amen. Song number 53 po. When we all get to heaven. Mga bisita po natin, bigyan natin ng visitor stick pa. Ha? Kaya pa isa rin, kasama nga dyan eh. Na nilalabas sa... Let's go together in the first verse. Sing! Sing the wondrous love of Jesus in His mercy. Song number 8 po, Jesus Saves. Amen. Song number 8. On the first verse, we have heard the joyful sound. Kita ngayon pong umaga. No? Kami po ay nagaganap at kayo po ay nakasama po namin sa umagang ito. Amen? Amen. Meron pa po mga visitors din dyan na dumating. Okay, hand-over nga po dito. Okay, so meron po tayong mga bisita ngayon pong umaga na galing pa po ng Kalapa.
Yung iba, no, kahit hindi lang po tumayo, no, kahit taas na lang kamay, taas na lang kamay, no, para ma-recognize po namin kayo. No. So, nais po tawagin una si Yamilia Masigal. Sigal, yun! Amen. Si Baby Ara Yarena. So, ito po ni, ano, ni Abby, sorry, Mr. Abby. Salamat sa Panginoon. Ha? At saka si Chris Wayne. Wayne pa ito? Chris Wayne, nasan? Ivan. Ivan, sorry. Ivan. Chris Ivan. Okay. Salamat. Ha? Sila po ay galing pa po ng Kalamba City. Ha? Teka, teka. Okay, so managbiyahe pa po yan. Sumakay pa po ng aeroplano yan. Saan sa kailan ba? Dalawa. Dalawang sakay? Oo, dalawang sakay. Salamat sa Panginoon. Ano? Itong si Ivan, Heradura naman. Ivan, yun! Walang pa lang sa kanya. At, Kaya, ikaw ba yan? Dali pa sa kanya. Pinabayad po tayo namin yan sa ano, sa pangako eh. Binubuhat pa namin yan eh. Yes. Pinakarap ko pa yan para lang makapunta sa Diyos po doon sa ano? Sa Balagtas. Sa Balagtas. Yes. Oh, kasama doon ang mga young people doon, mga bata pa noong araw. First baby niyo yan? Oo. Oh. Amen. Ano? Imagine mo, oh. Tanda ka mo pa na. Eh, bata pa ho yan sa mga gospel kaso natin yan eh. Oo, oh, una. Sila po yung mga una po na babae po statihan po namin, ano, yung kami pa ng misis ko nagtuturo ng mga bata. So, at yung unang pong lugar po na yan, ang aming unang pinuntahan. Tawagin po yan, Promised Land. Yes. No, lupang pangako. Okay. Amen. Ano? At saka yung nanay po niya, ano, si, ano? Si Ate Lisa. Ah, Annalisa. Annalisa, tas ang po. Yeah. Ay, yun. Salamat po sa Panginoon at muli po kayo no, na nakita po at kagalangan po namin na kayo po ay nakasama po ng atin sa aming pananambahan. Ang aming po prayer ay patuloy po na maabot kayo ng salita ng Diyos. Amen. At patuloy po na kayo ay makadalo sa biyaya po ng Panginoon. Amen. Amen. So meron po ba tayo ibang pang mga bisita? Second time, third time? Wala na, all the time na. Ha? Salamat sa Panginoon. Alam mo, baka meron pa. Ha? Meron ba? Wala na. So tayo po lahat ay tatayo. Maliban po sa ilan, ano? Kayo po ay medyo, ano po kayo maglakas, okay lang po yun. Wala akong problema. Ha? Tayo tayo lahat. Gagawin po natin, aawitin po natin yung ating welcome song at kakabayan po natin ang bawat isa. Okay? So lahat po nang alam yung awitin, ano? Maging kagalakan po natin sa ating pusong awitin. Ito lang malakas. At kamayan po natin ang bawat sa po sa atin. Okay? So, witin po natin. Welcome sa Pranising! There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah! There's a welcome here, a welcome here. There's a Christian welcome here. Magmamahalin ang kami rito. Tayo at tayo po'y patuloy ng umawit sa Panginoon, Brother Dien.
Tayo po ay patuloy ng pawit. Sige po, tayo lang po tayo. Ha? Good morning po ulit sa ating lahat. Song number 63 po sa likod ng kopya. Ang pangalan, Pagdinawa. Amen! Sabi po ng bahay po, alam mo, pagdating ulit ng ating Panginoon, ay tatawag po siya ng pangalan. Amen. Lahat po ng mga tumanggap kay Kristo ay siyang makakinig ng panawagan po ngayon. Ano ha? O pangdaling po sa langit. Ha? Kaya ang awitin po na to, ang pangalan, Pagdinawan. When the role is all of the other. Sa unang stropa, ang trompeta ay inibahan, sumapit ang wakas, sa idadalin sa tao marila. Pagdinawag na akala ng lahat ang naligtas, naroon ako at tutugon na lang. Ang pangalan, Pagdinawag, ang pangalan, Pagdinawag, ang pangalan, Pagdinawag. Salamat po sa awitin po na yan. Ano? Meron po po ni Sarpa. Nais po kawangin si Brother Ian. At nais po ihayag po sa atin ang ilang po sa mga announcement. Maraming po umaga. Hindi po din pagbati. Ano ha? Itong umaga po sa atin lahat. Amen. Pag-pray po pala natin ang ating mga sumusunod po, no? Sa mga candidate of baptism po, simpa po ang mga baptize, sila Brother Cyrus, Brother Gian, si Sister Kim, tapos na, no? Tapos Kim po, no? Tapos si Sister Gassi. Amen! Tapos birthday. Sa birthday po, pagpray po natin at batiin na rin po natin sila. Si Sister Janine, si Brother Migo. Day. Si Sister Janine po ay September 3. Si Related po. Maraming birthday po kay Migo po ay noong 5. Related po kay Migo. Tapos kay Brother Sherwin po sa noong 8 po, belated po. Belated ang birthday po. Belated! Kay Brother RJ Ilaro sa September 13 po. Sa Tuesday po yun, advance po. Advance! Sa Don Manuel ba maganda? Yes. Tapos si Sister Shane po sa September 16. Advance po. Advance! Si Sister Willit po ay sa 16 po. Wala po ba? Wala po. Tapos si Brother Monroe po ay sa 25. Pag-pray din po natin ang ating incoming anniversary po sa October 16. Speaker. Ang speaker po natin ay si Brother Eddie. Pag-pray po natin ang kanyang travel. Pumunta po dito. Ano?
Ganun din po sa mga projects po ng ating simbahan, pag-pray po natin. Sa Youth Fellowship po sa September 18, next week po yun. So, invite po tayo ng ating mga kaibigan. Sama po natin, alas 2 po yun ng hapon, ano? Hanggang hapon na po yun. Tapos, pag-pray din po pala natin si Brother Noel. Siya po ay may check up po ngayon. Pray po natin, siya po ay gumaling. Amen. At pag-pray din po natin ating mga missionaries. Amen. Po, local tsaka foreign. Ilan naman po, maraming salamat po. Amen. Salamat po. So, bago po makalimutan, mamaya po, Brother Popoy ay kukuha tayo ng special offering para tulong po natin, ano, kay Brother Noel. 3 weeks na siya na may sakit. Ano, so, isang linggong nag-oxygen, isang linggong nag-dextrose. So, hindi natin alam kung ano po yung kanyang karamdaman. Ano. Pero pinipray po natin na siya po ay, na tayo po makatulong po sa kanya. Amen. Amen. Ano, kaya mamaya, po tayo ng special offering na kasi hindi yung madali ko yung kanyang laban na sakit na lahat. Kasi kung siya po ay napa-hospital pa, ay sigurado COVID na naman ang magiging kandidor. So, siya po ay may history ng COVID at so, pag-pray po natin. Ano? Pero kayo magkanala, no, matagal ako siyang dinaka-attend, ano? Kaya hindi kayo maahawa. Okay, so, panalangin po natin yung kanyang po recovery at sana po ay makatulong po tayo. Okay? So, ano pa ba? So, pag-pray po natin si Brother Eddie, ha? Nakabook na siya ng flight po niya dito ng 14 hanggang 17 po siya. So, ilang araw galing siya ng Australia from Colombia. Meron pong family holiday sila. Tapos, siya ay dediretso na dito sa Pilipinas. So, pag-pray po natin yan, halos ano na lang. Isang buwan na lang halos, ano, anniversary na po natin. Ngayon, saan po ang venue? Ano, sa mga kaibigan po natin, bisita, it po gaganapin. Kaya hindi naman tayo mag-invite ng karamihan. Ano, again, yung po mga bata, huwag na po tayo mag-invite ng mga batang maliligid. So, yung mga immediate na mga pamangkin natin, okay lang po yung makasama. Anyway, hindi naman po dito i-add po yung mga bata. Yung mga bata po nakasama natin sa loob, sa anniversary ay dyan po sa labas. So, dyan natin itatali. Dyan natin ipapapo. So, maglalagay po tayo ng duro. Isin na loob na dyan. Kasi natin yung mga sasakyan po dyan. Tatapon na natin sa labas. Para may magamit po yung area po rin sa mga bata. Amen po ba? Amen. Kasi at this point in time, hindi pa po tayo makagamit ng Don Manuel. Ginagawa po natin every year ay gawa tayo ng request para po magamit ang venue po yung public high school. Pero sa ngayon, siyempre, alam natin na baka hindi po sila pumayag. Ano? Kaya ginagawa natin ang ating plano, dito natin isagawa yung ating anniversary. Manalangin niyo po, amen po ba? Amen. Kailan po yun? Ano? October 16. October 16 po yan. Malapit-lapit na po yan. So, halos sa buwang mahigit na lamang. Okay? So, awit pa tayo sa pang-awitin. I believe lahat po ng aking po mga announcement ay reminder na maganda. Una lang po kayo. Una lang kayo. At tayo. Sorry. Tayo tayo lahat. Tawag ito ulit ang ating song leader. Mag-prepare po yung ating special number ngayon po umaki. Okay? Sa pag-awitin siya. We all stand up please. Tayo lang po tayo. At mas masarap po umamit na nakatayo. Amen? Amen. Amen. At, sa kayong awitin kasi natin ay meron pa na pag-awitin sa ating wala. Constantly abiding. Constantly abiding. So, itin po natin. Ano? Song number 44. Sige po, kahit po yung bawin sa Panginoon. Let's all together in the first verse. There's a peace in my heart that the world I'm
Oh,
Amen. Amen. Salamat po sa awitin po niyan. Amen po ba? Amen. Amen. Salamat po. Ano, ha? At meron po tayong mga dumating na bisita ngayong umaga. Ito po ay, kagaya na sabi ko kanina, sila po yung mga unang mga bata na amin po mga tinuturuan. Amen. Sa Lupang Pingako. Amen. Sa Lupang Panghako. Ano, ha? So, sige mo ito. Okay? Tapos na kumain. Yun, palapak po natin. Team ba yan? Ano na ba yan? Alam po natin na ang atin pong pagpapagala na pagpapahagi ng salita ng Diyos sa bata, hindi po yan nawawala ng kabuluhan sa Panginoon. Amen. Ano, kasi sabi po ng Bible, cast thy bread upon the waters and you shall find it many days after. Amen. So, magkasi ka lang. Kapag pala nang tinapay sa tubig, lulutang at lulutang din yan eh. Amen. Amen. Yung sabihin po ng salita ng Diyos, ano ha? Ayos po yan ay binabahagi natin sa ngayon, doon po sa mga bata, batang maliliit. Ay isang araw ay, pag yan po ay tuloy na lumagay sa kanilang puso. So, magbubunga po yan ng pagbabago. Pagbabalik po sa church, siyempre, amen. Ano? Amen. Kaya nga po, hindi po tayo tumitigil ano, sa ating pag-aabot ng mga bata. No, whether sila po ay nasa kalye, nasa mga lindig na lugar, no, nandun sa area po na kung saan ay hindi naabot ang salita ng Diyos, pero naabot po na ang ating po simbahan. Amen? Amen. So, nakita niyo ba yung picture natin dyan sa harap? Yeah, so yeah, kaya po meron tayong patuloy na gospel class area ho diyan. Yeah, so ano ba 'to? Unang kurinto, ikalawang kurinto na 'to. No, ikatlong kurinto na yata ito, nasa bandang likuran na ng kurinto ito eh. Yung ating po area ng Bible study ngayon sa mga bata. Amen po ba? Ha? So yung mga dati nating tinuturuan, sino na ho ngayon na nagtuturo? Amen. 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 Ano? So imagine ho yun, ano? Yun ang kagalakan ng isang pastor, ano ha, na yung mga dati mong tinuturuan, sila kayo na nagtuturo at ginagamit ng Panginoon. Amen? Amen. Kaya nga po, hindi po tumitigil ang simbahan po nito na abutin po yung mga bata. Although ngayon po, no, bawal po yung dalhin yung mga bata sa simbahan. Kaya hindi wala po tayong Sunday school ng mga bata sa ngayon. Pero nung araw, hindi po ba naabot po ng mga 100 yung mga bata na sinusundo natin? Amen po ba? Amen. Isang daan po yung isa, no? Doon pa nung nandun pa tayo po sa balagtas at inahakot po natin yung mga bata. Talagang dami po noon, ano? Puno po yung ban natin na luma nung araw. Maabot po yun ng mga 30 sa kaysa loob. Oo, oh, one time, meron tayong bisita ng Australiano, binibilang niya yung mga bata lumalabas sa bata. Ano ba yan? Parang po yung tubig yata yung bumabalon yan yan. Binibilang nila, nakakasampu na, sabi, 10, 15, 20, meron pa mga sa mga singit-singit niya, nasa ilalan naman. O, may mga bata nung araw, pagka sinusundo namin, nagtatago pa sa ilalim ng upuan ng ban eh. O, di wala na, sa sato, dito pa po, dito pa po. Di ko alam po, sikit yata yun nung araw eh. O, yung mga bata, hanggang po doon sa De Castro, yan. Castro, diyan po sa Lupang Pangako, tapos sundun sa Mohon. Yan, sundo tayo ng mga bata ho dyan. May mga time pa nga doon sa mga sa Mohon, eh, pag sinusundo namin, nasa kalahati na ho ng daan. Sinasalubong na ho yung ban. O, doon pa lang sa may Pringlo. Tubig ho dyan, yung inuman na kuhan na tubig. Aba, sinasalubong na ho kami ng mga bata dyan. Kaya, medyo medyo na kami ganoon. Ando na yung kalahati ng mga bata. So, salamat sa Panginoon sapagkat binigyan tayo ng puso na abutin po yung mga bata po na yan. Amen? Ano? At ngayon, siyempre, tayo po ay umaali dahil po nakapagtalim po tayo ng binhi ng salita ng Diyos. Amen? Amen? Yung po ang nag-alakan po natin sa Panginoon. So, tayo po ay tatayo.
At tayo po ay babasa ng salita ng Diyos. So, yung kayong tumayo, tumayo po kayo. Yung hindi po ay okay lang po kayo nakaupo. Okay, so, tayo po tayong lahat at atin pong babasahin yung atin pong talata ngayong umaga. And I hope lahat po na ating mga bisita ay may mga katabing members para po may bahagi sa kanilang salita ng Diyos. Amen? Hello, amen po ba? Amen. Amen. Okay, so meron tayong mga na-invite. Hopefully, baka makadating pa. Ha? At siguro naman kakasya po sa ating bahay-sambahan. Okay, so sa aklat po ng 1 Samuel chapter 17, verse number 17 hanggang 29, ang atin hong babasahin ng sagutan. Again, ha? Babasahin po natin ito ng sagutan. As I read verse number 17, ay babasahin niyo po na sabay-sabay yung verse number 18. Alright? Amen. Okay ho ba yun? Ganun gagawin natin? Babasa? Amen? So, nandiyan na ho ba ang bawat isa? Amen? Amen. Ibig sabihin, nandiyan na ho ba kayo? Nakatingin na ho kayo sa Bible na babasahin niyo? Amen? Amen. Parang tatlo lang yata. Amen po ba? Amen. Yun, lahat. Salamat. So, babasahin po natin ang sagutan. 1 Samuel chapter 17. Verse number 17, sabi po ay ganito, and Jesse said unto David, his son, take now for thy brethren an ephah of this sparse corn, and these 10 loaves, and run to camp, unto the camp, to thy brethren. Go. And there is his son to death unto the body of their daughters, and look how thy brethren there, and take their flesh. Now Saul and they and all the men of Israel were in the valley of Elah, fighting with the Philistines. And David rose and prayed in the morning, and left the sheaves and the paper, and took an address Jesse had commanded him. And he came to the trench, the host was going forth to fight, and shouted for the battle. For Israel and the Philistines had put the battle in array, army against army. And David left his carriage in the hand of the keeper of the carriage, and ran into the army. And as he talked with them, behold, there came up the champion, the Philistine of God, Goliath by name, out of the armies of the Philistine, and spake according to the same words, and David heard them. And all the men of Israel, when they saw the man, fled from him, and were sore afraid. And the men of Israel said, have you seen this man that is come up? Surely to defy Israel he come up, and it shall be that the man who killed him, the king will enrich him with great riches, and will give him his daughter, and make his father's house free in Israel. And David spake to the man that stood by him, saying, what shall be done to the man that killed his Philistine, and take it away from the reproach from Israel? For who is the uncircumcised Philistine? And the people answered him after this manner, saying, so shall it be done to them to the man that killeth him. And Eliab, his brother's brother, heard when he spake unto the men, and Eliab's anger was kindled against David. And he said, why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride and the haughtiness of thy heart. So, atin ang basahin sabay-sabay, verse number 29, ready, begin. And David said, what have thou done? Is there not a cause? So, tayo po ay manalangin ang maraming Diyos. Pagpalain niyo nga po ang aming pag-aaral ngayong umaga, nawa ay kayo po'y mag-usap sa bawat isa po sa amin. Makita po namin ang kahalagahan ng iyong salita. At kung meron po sa aming kalagitnaan na hindi pa puligtas, ay siya po'y makasumpong na kaligtasan kay Kristo at tanggapin niya si Kristo bilang Panginoon at nagpagligtas ng kanyang buhay. Salamat po o Diyos sa pribileyong ito. Pinupuri ka namin Panginoon at pinagkakatiwala sa inyong lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tayo po'y makaupo na. O kayo papulat pala. Makaupo. Now, ang ating home lesson ay siguro pamilyar naman po siyempre sa atin. Ano? Yung istorya po ni David at saka ni Goliath. Wala hong siguro wala hong hindi nakakaalam ng istorya po na yan, ano, Papa Kristiano o hindi.
o mapa ang salita ng Diyos o ang Biblia ay meron kayo sa tahanan nyo o wala. So, bihirang hindi nakakaalam ng istorya ni David ng kanilang Goliath, di ba? Hello, alam niyo po ba yung istorya na yan? Lahat siguro nakakaalam po niyan, ano? Kasi bata pa tayo, ano? Ayon sa eskwelahan, minsan ay ginagawang halimbawa po yan, ano? Ng malaki at maliit, di ba? O, eto maliit, yan si David. Eto malaki, yan si Goliath. Diba? Ganun ang anuho nung araw, eh, ano? Nung kami po ay yung maliit pa, kami po yung maliit pang bata, na ay siyempre nung araw dumating ako sa pagagagamba eh. Laban ng gagamba nung araw, di ba? Lalagay nung araw ganun lang ang ano, ang happenings ng mga kabataan nung araw eh. Pangunguha ka lang ng gagamba pagkatapos eh paglalabanin mo lang 'yon. Oh, 'yun ang sport namin nung araw, 'yun ang pinagkakabalahan namin nung araw eh, no? Eh, merong gagambang malaki, kung tawagin ay Goliath. Goliath sa Kamiti kasi mabigla ang salita eh. Halimbawa, kung sa iba, Bendia, sa amin, ang tawag namin, Benja. O, ganun, maragsak, maragsak. Aha. Kaya yung gagambang malaki, yung malalaking gagamba, misa pinaglalaban din namin yun, yung mga sapit-sapit pa sa mga wire ng kuryente. Sinusungkit namin yung pinaglalaban din namin, ang lalaki nung, ang lalaki yung mga galaway nung. Ano? Kung tawagin namin po nung araw yun, ay si Goliath. Mga Goliath. Goliath pala yung Goliath. Okay? Now, dito makikita po natin, ano, itong laban po ni David at ni Goliath ay talagang lahat ay nakakaalam. Pero alam nyo, meron pong spiritual na aspect po ito. So, yun po yung ating pag-aaralan. Ano? So, yung story po natin ito, alam natin. Ano? Now, kung titingnan po natin, dito po sa laban po na ito, merong ilang mga bagay na nais ko pong ibahagi. Ano? It is more than a physical battle. Ito po ay spiritual na labanan. Ha? Akala nyo lang, dahil ang laban nito ng mga Palestino at saka ng mga Israelita ay physical na labanan, meron pong aspeto ito ng spiritual. Pero nakikinig ko ba? Ha? Now, alam natin na ang piniling lahi ng Panginoon ay ang mga Hudyo. At hanggang ngayon, sila po rin ang apple of God's eyes. Na, sila po rin yung focus ng ating Panginoon. Alam niyo po ba na kapag mayroong labanan, ha, mula laban sa Israel at ibang mga karatig na bansa, kapag katapos ng laban, laging nagwawagi ang bansang Israel. Alam niyo po ba yun? Ha? So, may mga pagkakataon, ano, through histories, nakikita po natin, ano, na yung laban, halimbawa Israel, in-invade sila ng ibang bansa sa katabi nila. Pagkatapos ng laban, mas lalong lumalaki ang nasasakupan ng mga Israelite. Bakit po? They are God's people. Sabi po ng Bible, I will bless them that bless thee and curse them that curse thee. Pagpapalain ko ang nagpapala sa bansang Israel at parurusahan ko ang dumalaban sa bansang Israel. Tinan niyo po ba yan? Ano? Alam niyo po ba kung bakit ang Pilipinas ay pinagpapala ngayon with many missionaries? Kasi po, during the time of Quezon, Manuel L. Quezon, na tinangkilik ng Pilipinas ang mga Hudyo na mga nag-refuge sa atin. Okay? It is a long part of history na kung saan yung pong mga Hudyo ay nanirahan po sa atin. Kaya po ngayon, ang Pilipinas po ang pinaka number one sa sending missionaries all over the world. Yung pong mga missionaryo upang maipahayag ang salita ng Diyos, ang Pilipinas ang isa sa pinakamaraming na ipadalang mga missionaryo sa iba't ibang bansa. Ha? Alam niyo po ba yan? Yung hindi kayang puntahan ng mga Amerikano dahil mapuputi sila, kayang puntahan ng Pilipino dahil tayo'y lahing kayo mag-i. Ha? Pumunta sa Asia, nandun ang Pilipino. Pumunta sa Africa, nandun ang Pilipino. Ha? Pumunta sa Alaska, mapuputi sila, nandun pa rin ang Pilipino para ipahayag ang salita ng Diyos. Ha? Nandiyan niyo po ba yan? Ha? Bakit po? Sapagkat sa history nga po natin, tinangkilik po natin ang mga Israelita. And therefore, God bless us with many missionaries
na ngayon po ay ginagamit ng Panginoon upang ibahagi ang salita ng Diyos. Amen. Now, balikan po natin itong istorya na tatlong mahalagang bagay na nais ko pong ibahagi po sa atin as we go back, no, dito po sa atin pong binasa kanina, okay, sa chapter 17, no, ito po istorya na isang batang ang pangalan po ay David. Na marami po siyang mga kuya, siyempre mga lalaki at mga kuya, no, nakasama po sa pagkikindigma laban sa Palestino. And lahat po ng kanya po mga kuya, ha, mga kapatid na lalaki, ay nasa front line ng labanan. Pag sinabing nasa front line, sila po yung nandun sa unahan. Na kung meron pong mamamatay, sila yung mauunang matitikok. Sila po yung unang mamamatay kasi nandun sila sa front line eh. Ha? At in fact, kahit po yung mga sundalo, nung panahon po nila, yung mga general, ang nasa unahan ng pakikipaglaban. Amen. Ah, ngayon, ang mga general nasa likod eh. Meron nung araw na ang panahon po na ispadahan palabang, paana at sibat ang ginagamit na armas, lahat po ng mga leader na nandun sa unahan at nakikipaglaban. Amen. Yeah. Entendayin po ba? Pero sa pagkakataon po na ito, sabi po ng Bible, lahat po sila ay nahintakutan. Lahat po sila ay natatakot sapagkat ang isang kawal sa kawalang ng Palestino ay napakalaki, napakatapang, ha, at napakatatag. Ang pangalan po niya ay si Goliath. At ang sabi po ng Bible, look at verse number 11, sabi po diyan, ha, and when Saul and all the Israel heard of this word of the Philistine, they were dismayed and greatly afraid. Okay? Bakit po? Sapagkat ang sabi po ng Bible, mayroong isang taong malaki nga, ang pangalan ay Goliath, verse number 4, sabi yan, and there went out a champion among the camp of the Philistines, named Goliath of Gath, whose weight was 6 cubits and a span, and he had a helmet of brass upon his head, he was armed with a coat of mail, and weight of the coat was 5,000 shekels of brass, and he grip of brass upon his leg, and target brass between his shoulder. And the staff of his spear was like a weaver's beam, and his breast hurt weighed 600 shekel of iron. Imagine mo kung gano'ng kalaki itong tao na ito. Na lahat ng bigat ng kanyang baluti, yung armor po niya, kaya niyang dalin. Ay, kumbaga kung ito po ay lumalakad sa karaniwan po natin na pavement, talagang dumadagdag ito, mabigat eh. Okay? At hindi lang po mabigat, ang sabi ng Bible, napakalaking tao po nito. Ha? Ayon sa pag-aaral, yung mga higante nung panahon na yun, meron, umaabot ng higit pa sa 8 feet. 8 feet! Yung pong ating pintuan, ang standard po niya, 7 plus. 7 feet yung standard na bukas ng pinto. Eh, 8 feet po ito. Imagine mo, pag maglalakad yan ng tuwi dyan, untog. Untog po yan. Ha? Siguro kayang-kayang dumakdak po nito sa basketbolan. Higit pa. Hindi na kailangan tumayo. Ay, hindi na kailangan lumundag. Aabutin na lang niya yung ring na gano'n. Shoot na lang gano'n. Now, ang sabi po ng Bible, may tatlong mahalagang bagay na dapat malaman ito po sa araw po nito. Now, number one, the reality of the day. Look at verse number 1, verse number 11, and verse number 16. Sabi ho dyan, now when the Philistines gathered together their armies to battle, and they were gathered together in Shoch, which belonged to Judah, and which between Shoch and Azekah, in Ephes, Damien. Okay? So, ano po itong lugar po na ito? Now, na letter A, meron pong presensya ng kaaway. It has been 40 days the Philistine drew closer and closer, gaining little by little on the nation of Israel. Nandun na sila sa loob ng territory o teritoryo ng bansang Israel. Now, eh, buti kung ang kaaway ay nasa hangganan pa lamang. Ang sabi po ng Bible, sa pakikipaglaban nila, unti-unti ang kaaway ay umabante na ng umabante at ang kanilang nasasakupan ay kinuha na ng kinuha ng kinuha ng kaaway. Look at verse number 16. Ngayon po ito. And the Philistine drew near morning and evening and present himself 40 days. Ha? Palapit ng palapit ng palapit ang kaaway
So, ibig sabihin, habang lumalapit ang kaaway, ang bansang Israel sa kanyang pakikipaglaban, patras ng patras ng patras. Now, anong nilalaman po nito sa spiritual po nating buhay? Now, alam nyo, mahirap isipin, pero totoo, ang kaaway sa buhay po natin ay malapit ng malapit. Amen. Hello, nakikinig ko ba? Amen. Sabi po ng Bible, ang mundo po nito, ang namumuno dito ay si Satan. Amen. Sabi ng Bible, the God of this world have blinded the minds of them that believe not. Amen. Alam niyo po ba na kung paano ginagamit po ng kaaway ang lahat o ng takbo ng mundo sa ating panahon? Alam niyo po ba kung paano po ang social media ay ini-invade na ang ating mga tahanan? Amen. Ha? Wala na po sa doorstep ng ating tahanan ang mga pakanak ng kaaway. Nasa loob na ng ating mga tahanan. Amen. Alam niyo po ba yung mga napapanood po natin sa ating mga cellphone, napapanood ang mga young people po natin sa mga kanya-kanyang cellphone, sa laptop po nila, ha? Maging sa mga television po natin, ha? Ay mga pakanana ng kaaway. Minamindset ang ating kaisipan na kahit mali ay nagiging tama. Amen. Ha? Minamindset na ang ating culture na noong araw hindi naman ganyan ang pamumuhay. Ngayon, iba na ang ating pamumuhay. Amen. Nakakala noong araw, 10 years ago, 15 years ago, ha? Yung kalaswaan noong araw, ha? Ngayon ay pangkaraniwan na lamang. Alam niyo ba yung nudity, sabihin, yung kahubaran noong araw, 10 years ago, 15 years ago, ngayon, pangkaraniwan na lang makikita sa ating mga cellphone. Ha? Alam niyo mga kapatid, ha? Ang kaaway, wala na po sa doorstep ng ating tahanan. Nakapasok na sa loob ng tahanan. Amen. Amen. Ha? At kung hindi ho natin nakikita ho yan, sabi po ng Bible, sa 1 Peter chapter 5, verse 18, niyo po doon. Ano ha? So, ito po yung meron, ito yung kinalaman na sinasabi ng Bible sa spiritual na pakikipaglaban ng mga mananampalataya. Kapag hindi po tayo nagmanman o obserbahan natin ang nangyayari sa ating paligid, magugulat na lang tayo, malaki na ang naging influence ng mundo at ang layo ng mundo sa ating pong mga anak. Hello, nakikinig ko ba? Look at 1 Peter chapter 5, verse number 8. Sabi ko dyan, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walketh about and seeking whom he may be devoured. Ha? Aba, nahirap makakita po ng layon sa daan. Amen. Sigurado, hahabulin ka niya. Tama? Amen. Ang sabi ng Bible, ang kaaway, si Satan, naghahanap ng masisila araw-araw. At kung ikaw ay mahinang Kristiyano, mahinang pundasyon ng iyong pananampalataya, wala kang pag-aaral ng salita ng Diyos, wala kang pakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka nagsisimba, asahan mo, isa ka sa mga kain ng layon na yan na si Satan. Amen. Amen. Eh sabi po ng Bible, nasaan na po yung mga Palestino? Balikan po natin yung istorya. Nandun ba sila sa trangkahan? Nandun ba sila sa landmark? Nandun ba sila sa boundary ng Israel? Wala na. Ang sabi po ng Bible, they are in Bethlehem, they're in Judah. So, ibig sabihin, meron nang nasakop ang kaaway nung panahon na nakipaglaban sila. Ha? Nandun na sa Judah, ibig sabihin, sa 12 tribe ng Israel, yung kanilang mga boundaries, nakuha na ang ilang mga boundaries po nila. Eh, ganun po ang ating panahon ngayon. Akala nyo lamang, ano, kanyang po mga anak, bagamat nagsisimba, ay okay na po sila. Hindi ho. Amen. Kailangan patuloy silang makapakinig ng salita ng Diyos. Sapagkat ang sabi ng Bible, na ito na yung presensya ng kaaway. Now, letter B, ang problema ng kanyang po mga tao, look at verse number 11. Ang sabi ng Bible, and when Saul, yung hari, and all Israel, lahat ng kawal, and those words of the Philistine, they were dismayed, and greatly fear. Takot na takot po sila na sukdulan bawat araw na yung si Goliath ay naghahamon, ay hindi ho nasuntukan, naghahamon ng laban talaga, patayan talaga, sila po ay umaatras ang umaatras araw-araw. Baba, ganun ho talaga ang kaaway. Na, pag binigyan mo yung daliri, kukunin ang kanyang kamay. Pag binigay mo yung kamay, kukunin ang kanyang braso.
Pag binigay mo ang braso mo, kukunin ang buong katawan mo. Amen. Pero nakikinig mo ba? Yung po ay larawan ng kasalanan. Ha? Sa simpleng pagsisinungaling, kasunod po nun ay pagnanakaw. Kasunod ang pagnanakaw, kasunod po ay pagpatay. Ganun po ang kasalanan sa buhay. Ha? Ang sabi po ng Bible, ha? Nagtanim ka ng binhi, huwag kang umasa na isang binhi din ang iyong aanihin. Pero nakikinig mo ba? Amen. Ibig sabihin, kapag nagkasala isang tao at pinabaya mo yung kasalanan na yan, mamayari sa iyong buhay, asahan mo, dadagdag yung kasalanan mo na yan. Amen. Eh, paano maiwasan, Pastor? Paano magbibigilan, Pastor? Salita ng Diyos. Amen. Hello, salita ng Diyos. Amen. Diba? Kinakailangan aware ka ng salita ng Diyos, ito ang magiging panlaban mo sa pakana ng kaaway. Amen. Eh, Pastor, paano kami? Bisita naman kami, hindi naman kung kami gaano, ano. Alam niyo, sabi ng Bible, mga kapatid, mga kaibigan, ignorance of the law except no one. Ano yung sabihin po nun? Alam mo o hindi mo alam ang batas ng Panginoon, kapag ikay nagkasala, parurusahan ka rin ng Panginoon. Amen. Huwag mo sabihin hindi mo alam ang Biblia, huwag mo sabihin hindi mo nadidinig ang salita ng Diyos, ngayon nadinig mo na. Amen. So you are accountable sa Panginoon. Ay, bakit pa ako nakapunta rito? Dati hindi ako nangigil niya salita ng Diyos. Ngayon, alam ko na. Alam niyo, sabi ng Bible, nais ng Diyos malaman ng mga tao kung anong kalooban ng Panginoon. Amen. Ay, tingnan niyo po ito. Ha? Verse number 24, balikan natin. Ano, ha? Sabi ng Bible, all the men of Israel, when they saw the man, fled from him and were sore afraid. Habang araw-araw si Goliath naghahamon ng away at patayan, araw-araw nahihintakutan ang mga tao at mga sundalo ng Israelite. And they were sore afraid. Hindi lang takot, sobrang takot. Takot na takot. Kumbaga, nanginginig sa takot. Oh, yun ang kalang kalagayan. Now, they were afraid to face the problem. These people are well trained to fight. But fear conquered them. No one will stand for the Lord. Hindi ho pinag-uusapan dito. Alam niyo po ba itong mga sundalo ng Israel po na ito? Hindi ito yung mga common lang na mga magsasaka. Sabi ng Bible nung panahon nila. Ito po ay talagang mga mandirigma. Lumalaban talaga ng sabayan ito. Pero nung panahon na yon, nung araw na yon, sila po ay takot na takot. Now, tingin po, sabi po ng Bible, sa aklat ng Joshua, chapter 1, verse number 6, and verse number 8. Tuntun niyo po ko. Joshua, chapter 1, verse number 6, hanggang verse number 6-8. Sabi po ng Bible, be strong. Sabi ng Panginoon, Joshua, sabihin mo sa mga tao, be strong. And of good courage, for unto the people shall thou divide for an inheritance in the land, which I swear their fathers to give them. Pangako ng Diyos, sabi ng Panginoon, kay Joshua, Joshua, sabihin mo sa mga tao, magpakatatag lang sila. Ha? At huwag matakot. Maging matapang, sabi po ng Bible. Look at verse 8. Ano ang sikreto ng bansang Israel para sila po ay tumapang para sa Panginoon? Tingin niyo po yung verse number 8. Sabi niya, this book of the law, salita ng Diyos, shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Eh, meron na silang panlaban, meron silang sikreto, salita ng Diyos eh. Kaya dapat silang maging matapang, na at dapat silang magtagumpay. Pero bakit po sila nang hina sa panahon po na ito? Alright. Now, God's command is to be strong, sabi po ng Bible. Even in Joshua chapter 10, verse 25. Joshua chapter 10, verse 25. Sabi po ng Bible, then Joshua said unto them, fear not, nor be dismayed. Be strong and of good courage, for the Lord, for thus the Lord, do all your enemies against whom ye fight. Ano sabi po ng Bible? Sabi ni Joshua, nung nabubuhay pa si Joshua,
lalabanan kayo. Lalaban kayo sapagkat ang Panginoon ang lalaban para sa inyo. Amen. E para bagang nalimutan na nila ang salita ng Diyos nung panahon po na yon, na inusal o sinabi po ni Joshua sa kanila. Kasi pabay na si Joshua dito eh. Eh si Hari Saul, ang hari po nila nung panahon po na yon. Pero dahil si Hari Saul, na si Hari Saul, yung hari, unang hari ng Israel, na, ay pinili ng tao at hindi ho siya pinili ng Diyos. Pero nakikinig ko ba? Sabi kasi ng mga tao, bigyan po kami ng hari kasi ibang mga bansa may hari na, kami wala eh. O sige, sabi ng Panginoon, sige, tigas ang ulo nyo, sige, umili kayo ng hari na gusto nyo. Pinili si Hari Saul. Eh si Hari Saul, hindi nakikinig sa Panginoon. Pero nakikinig ko ba? Ay mga magulang, ano, kung kayo po hindi nakikinig sa Panginoon, ay huwag niyong asahan na kayo ay susundin ng inyong mga anak. Amen. Hello, nakikinig ko ba? Amen. Hello, young people, na kung kayo naman hindi nakikinig sa inyong mga magulang, na ang sabi po ng Bible, children, obey your parents in the Lord. Amen. So, ibig sabihin, hindi pinag-uusapan kung magulang o anak ikaw ngayong umaga, ang pinag-uusapan yung pagsunod sa Panginoon. Amen. Hello? Amen. Eh, sabi po ng Bible, yun ang problema ng mga tao. Ha? Hindi sila nakinig sa salita ng Diyos. Kaya nga, mayroong isang kalaban na nakikita pa lamang nila, nanginginig na po sila. Sigulayan. And everyday, everyday mga kapatid, tayo po ay naistirahin ng kaaway. Ayong pamilya, naistirahin ng kaaway. Ayong pag-aaral, kung ikay young people, naistirahin ng kaaway. Ano ba gusto ng kaaway sa iyo, young people? Hindi ka magtapos ng pag-aaral. Amen. Makapag-asawa ka ng maaga. Amen. Masira ang buhay mo. Masira ang katawan mo. Masira ang future mo. Ang gusto ng Panginoon, maging successful ka. Amen. At ang susi, salita ng Diyos. Amen. Pero dahil ng kaaway, binulag ang mga mata ng maraming mga kabataan, ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw makinig sa kanilang mga magulang, na rebelde sa puso, maraming kabataan, nasira ang buhay. Amen. Sabi po ng Bible, na yun ang kalagayan, problema ng mga tao sa panahon po ni David. That's the reality of the day. Ha? Yung kaaway na riyan eh. Kahit anong gawin po natin, ano? Ang kaaway, ang temptation, nasa buhay mo. At para mapaglabanan mo ang kaaway, kailangan mo ang salita ng Diyos. Amen. Kailangan mo ang salita ng Diyos na madinig mo upang magkaroon ng plano ang Diyos sa buhay mo at makita mo kung anong plano niya. Amen? Amen. No, number two. Tingnan niyo po ha. Look at verse number 17. Again, 1 Samuel chapter 17, verse number 17. Sabi po ng Bible, and Jesse said unto David his son, kasi ito nangyari, ano ha? Kaya pa kayo ng background. Yung po mga kapatid ni David, na mga matanda sa kanya, sabihin, elder brother po niya, brother, sana ha? Ay kasama sa labanan. Si David, hindi pa isinama kasi bata pa lang. At sabi ng Bible, si David, ang kanya pong responsibilidad ay mag-alaga ng tupa. Okay? So, ginagampanan niya ang pag-aalaga ng tupa sa abot ng kanyang mga kaya. Bakit po? Sapagkat siya po ay batang meron pong pagsunod. Amen. Sumusunod siya. Amen. Kayo ba ay mga kabataan meron pagsunod? Nandun ang pagpapala ng Panginoon. Amen. Sa inyo. Now, tingin po sabi po ng Bible, the responsibility of David. Are you a responsible person? You can fight or you cannot fight a war if you are not one. Amen. Lahat ng laban, talo ka kung hindi ka responsabling tao. Amen. Alam niyo, pagka binigyan ka ng responsibility ng iyong magulang at hindi mo ginagawa, sabi po ng Bible, ang hindi mapagkatiwalaan sa maliit na bagay, hindi mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Amen. Entendin po ba yan? Amen. Sabihin mo, pampira naman kasi ito naman ang aking trabaho dito, maghugas lang na maghugas ng plato.
Ha? Pwede naman ako ibang pwede kong gawin eh. Doon na nga lang, hindi mo na gayang gampanan yung iyong responsibilidad. Paano kapag kakatiwalaan ng ibang mahalagang bagay? Amen. Amen po ba? Amen. Kaya huwag kang mag-complay sa maliit na bagay na iniatas sa iyo, sa iyong eskwelahan, sa iyong tahanan, sapagkat sa pamamagitan niyan, ha? I-improve ka ng Panginoon. Amen. Kasi ang tinuturo mo dyan, hindi lang mismo yung ginagawa mo, kundi yung pagsunod sa buhay mo. Amen. Nagdi-deserve ka ng magandang posisyon, pero yung trabaho mo, ayaw mong gawin ng maayos. Ano ka ipopromote? Amen. Ha? Nagdi-deserve ka ng magandang trabaho, pero yung dati mong trabaho, eh hindi ka pumapasok ng maayos. Amen. Ha? Lagi ka pang late. Amen. Ah, sasabihin sa'yo ng manager ko, eto na si The Late, ganito. Gusto mo ba tawagin ka? The Late JM. Kasi lagi kang late eh. Diba? Pag sinabi ng The Late JM, patinig. Diba? Eh, paano ma-improve ang buhay mo kung wala kang pagsunod? Hello, nakikinig ko ba? Eh, sabi pa ng Bible, ha? Nakita ni David yung responsibilidad. At hindi niya po tinatakasan ang kanyang responsibilidad. Now, tingin po, sabi po ng Bible, ano ha? David wasn't satisfied with being an observer only. He had to do something. Bakit po? Look at verse 17 as we go back. Ah, Jesse said unto David, pumunta ka doon sa digmaan. Dala mo ng pagkain ng iyong mga kapatid. Dalhin mo ito sa kanila. At tingnan mo yung kanila pong kalagayan. Siyempre, yung tatay nag-aalala. Sabi niya sa bunso, anak, dali mo ito doon. Ah, tagong-tago ka lang ha, kasi maliit ka pa eh. Ah, dala mo ng pagkain ng iyong mga kapatid. Tingnan mo yung digma kung ano nangyayari. Alright. Now, look at verse 18. And carry these 10 cheese. Na cheeses, nasabi po ng Bible. Now, Saul and they and all the men that were valiant in the valley of Elah fighting with the Philistines, sabi ng Bible. So, kinabukasan, gumising na maaga si David. Yung people, ha? Gumising na maaga si David. Amen. Kaya, wala nang gising sa kanya. Amen. Hello, nakikinig ba? Amen. Ha? Wala hong gumising sa kanya. Gumising siya ng maaga. Ha? Doon makikita yung batang masipag. Ano? And left the sheep with the keeper. Kasi siya po yung nakatoka doon sa pag-alaga ng tupa, hindi niya inihinayaan na walang magbabantay. Okay? So nagsabi siya, oh, baka pwedeng pakianuhan yung aking alaga. At ako'y aalis sandali. Okay? And took and went and Jesus had commanded him and he came to the trench. And the host was going forth to fight and shouted for the battle. Doon po niya nakita ang pangangailangan ng bansang Israel. Nakita niya nung araw po niyon, hinahamon nitong tao na ito, ang bansang Israel, at lahat ng mga kawan ng Israelita, takot na takot sa laban. Now, letter A. Nakita po niya yung responsibilidad nung makita niya yung pamilya niya nasa digmaan. Anong kinalaman po nito sa kanyang pagsunod? Now listen, ikaw ba, pag nakita mo ang isang kamag-anak mo na naninigaw na landas, pababayaan mo na lang? Hello? Ikaw ba, pag nakita mo ang iyong mga mahal sa buhay ay nagugumong ng kasalanan at bisyo, pababayaan mo na lang? Hello? Ikaw ba, kung talaga may concern ka sa iyong mga magulang, hahayaan mo na lang ba silang kumayod ng kumayod? Ha? Hanggang sila ay manghina, magkasakit sa katatrabaho, tapos ikaw naman ay hindi ka nag-aaral ng maayos? Hello? Ang dami po ako mga tinuruan ng mga bata dyan sa pangako. Ha? Hindi man po lahat. Ano? Pero may mga bata po dyan, in-encourage po namin, umalik kayo sa pag-aaral. Pumasok kayo uli. Huwag yung pabayaan ng pag-aaral nyo. Nagtuturo ako sa Don Manuel, nagpa-Bible study ako dyan. Nasabihin ng teacher, oh, wala, hindi na ako napasok yung ganito. Nasaan na sila? Pupunta ako doon sa magulang, sabi ko, papasukin nyo anak nyo. Eh, wala ako, hindi ko na ako papasukin. Nagtama doon mag-aaral. Ako sabi ko yung balasin ko, iyo, mag-aaral ka. Wala ka bang pagmamahal sa iyong mga magulang? Meron po. O, pag ikay nag-aral, ikay nakatapos, ikay nagkatrabaho ng maayos, matutulungan mo sila? Amen. Eh, hindi ho. Eh, kasi talagang wala ho talaga sa puso.
wala sa puso mong pag-aaral, ibig sabihin, ay, hindi mo mahal ang magulang mo. Kasi kung mahal mong magulang mo, nakikita mo, hirap na hirap sila sa kanilang pagtatrabaho. Paano mo sila matutulungan kung hindi ka makapagtrabaho ng maayos? Nakikita niyo din yun ba? Hello? Si David, nakita niya yung responsibilidad. Gagawin ko itong mga bagay na ito na inuutos sa akin sapagkat someday, makakatulong din ako sa kanila. Amen. Eh kung hindi mo gagawin yon para sa sarili, gawin mo na lang yun para sa kanila. Amen. Ha? Sila yung paghuhugutan mo. Sabi nga, yung mga hugot lines nyo. Diba? Ginagawa ko ito para sa aking mga magulang eh. Amen. Para pag ako nakatapos, magkakatrabaho ako, matutulungan ko sila. Giginhawa ang buhay mo nila. Amen. Ay, magkaroon ka ng isang anak na gano'n, ay pupurihin mo ang Panginoon. Amen. Amen. Pero magkaroon ka ng 10 anak, pagkatapos walang hiling sa pag-aaral, ako, yan eh. Ha? Eh, sabi ko ng Bible, nakita ni David na pamilya niya nasa digmaan, ano, his brethren were in the front line. Nakita niya yung pangangailangan ng suporta nito. Tingnan niyo ha. Alam niyo, by the way, ngayon pala ay September 11. Ano meron ngayong September 11? Pag-alala po ito ng yung Twin Tower. Diba? 911? Ha? Ano ba yun? 2009? Ha? Iba sa inyo, hindi pa tao siguro. No? 2009. Yung Twin Towers sa Amerika, World Trade Center, meron dalawang aeroplano na parang langaw na aaligin. Tapos tinumbok po yung Twin Tower. Yung isa, unang tumama, makaranang ilang sandali. Yung isa naman, tinamaan ang maakala nila, parang aksidente lamang bumangga yung aeroplano dun sa Twin Tower. Noong mga panahon na yon, yung Twin Tower sa Amerika ay simbolo ng World Trade Center. World Trade, ibig sabihin, yung pangdaigdig na kalakaran, doon ginaganap. At noong panahon na yon, yun ang isa, yun ang pinakamataas na structure na tinayo. Noong panahon pa na yon, ano? Ay, imagine mo, yung 911, September 11, ay tukoy po yan ng 911. Ito po ay emergency call o hotline ng Amerika. Imagine mo, bigla mayroong aeroplano, parang ang lakang umikot na gano'n, maya-maya tinumbok po yung isa. Eh, napakatibay ng structure nito. Na, maya-maya mayroong namang isang aeroplano, parang lakang, tinumbok na naman yung isa. Sabi ng mga nanonood, ako yung nanonood nung panahon na yun eh. Wala, nangyari. No? Noong una, akala mo, aksidente lamang eh. Kasi bumangga eh. Tapos, eh, nung bumangga pa yung isa, at meron pang aeroplano na nag-suicide papunta sa Pentagon. Pentagon yung pinaka-headquarters ng military ng Amerika. Doon itutumbok yung isang aeroplano at meron pang isa tumaliwas, hindi tumama. Now, alam niyo po ba kung gaano katibay yung structure po noon? Hello, nakikinig ko ba? Marami ng attempt para ibagsak yung pong Twin Tower na yon. Sentro ng kalakaran ng Amerika. Pero bakit kumagsak siya? Bakit kumagsak? Kasi yung eroplano, pinag-aralan po nila, yung dala ng eroplano, yung isa, ay 20,000 gallon ng gasolina ang laman. Jet fuel. Yung octane ng jet fuel, napakataas. Nung tumama po doon sa Twin Tower, sa isang structure, sa isang gusali, pagpasok sa loob, yung lahat ng fuel noon ang lumusaw sa loob na structure ng building. Kaya ito ay gumuho ng dire-diretso. Tumama sa gitna eh, kula. Yung isa ganun din, akala na hindi kayang pabagsakin. Pero ang tinira po ng kaaway, Al-Qaeda, yun po yung responsible, ano, ay inisip nila yung fuel ng aeroplano sapat na para buhuin yung tower. Amen. Alam nyo, ganun ang ginagawa ng kaaway. Amen. Ang tinitira ng kaaway, yung loob natin. Amen. Yung puso mo, itirahin ng kaaway yan. Amen. Kung ano yung mahal mo,
o ano yung nakikita mo sa network, sa mga social media, ang tinitira niya yung kaisipan mo. Amen. Tsaka yung puso mo. Para ano? Para ka hindi sumunod sa magulang mo. Amen. Para hindi ka sumunod sa Panginoon. Amen. Kala mo matibay ka, matatag ka? Hindi. Isang matinding kasalanan lang pumasok sa buhay mo. Iba ikaw, iba ang iyong pamilya. Amen. Amen. Alam mo, kung titingnan nyo, alin yun, nilagay ko dyan yung mga datos po na yan, 28%, 15 to 9 years old na mga kababaihan sa datos nitong January lamang, na ay nabubuntis. 28% ng mga 15 hanggang 19 years old na kababaihan sa Pilipinas nabubuntis nang hindi kasal siyempre. Dahil po saan? Sa maraming bagay na pakananang kaaway. Ibig sabihin, 3 sa 10 ng mga kababaihan, teenager, ha, ay nabubuntis dahil po walang kaalaman ng salita ng Diyos. Nabubuhay ayon sa kasalanan ng mundo. Amen. Kung wala ang salita ng Diyos, tataas pa yung datos na yan. Entendan niyo po ba? Ilang pamilya ang winasak ko ng kasalanan? Diba? Eh, sabi po ng Bible, no, kung walang dahilan ang pangangaral ng salita ng Diyos, o huwag mo sabihin walang dahilan, walang purpose ang pangangaral ng salita ng Diyos sa buhay mo. Di ka ba nagpapasalamat ngayong umaga? Narito ka, nakikinig ka ng salita ng Diyos. Amen? Amen. Di ka ba nagpapasalamat? Isang araw, in-invite ka ng kaibigan mo para makapakinig ng salita ng Diyos, para malaman mo na kailangan mong salita ng Diyos sa iyong buhay. Amen. Dahil kung hindi, sabi ko ng Bible, ha? Mapapariwara ang buhay mo. Kaya nga sabi ko ng Bible, sabi ni David, is there not a cause? Ha? Look at verse number 17. Sabi ko ng Bible. Ha? Verse number 29. David said, what have I now done? Is there not a cause? Kasi ito yung mga kaibigan, ito yung mga kapatid niya. Nung pinuntahan niya, nakita niya yung kaaway. Nagahamon. Sabi ni David, sino ba itong uncircumcised na tao na ito? Ha? Na hinahamon, hinahamak ang bansang Israel. Eh, nung matinig ng mga kawan yun, aba, sino ba itong bata ito? Napakatapang naman. Sabi ng kanyang mga kapatid, uy, tumigil ka dyan, huwag ka maingay. Anong kung kayabangan mo? Ha? Sabi ni David, wala bang dahilan kung bakit ako magsasabi ng ganito? Wala bang dahilan kung bakit may pangangaral ng salita ng Diyos? Meron! Para pigilan ang kasalanan sa buhay ng bawat isa po sa inyo. Amen. Ha? Para itama ang buhay po natin. Amen. Ayon sa kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya meron hong saysay ang pangangaral ng salita ng Diyos eh. Amen? Amen? Now, sabi po ng Bible, look at letter B. Yung kanya po mga tupa, naiwan po niya. Si David po kasi ay nagpapastol. At yung mga tupa po na yon ay nagtutukoy ng next generation. Hello, nakikinig ko ba? Hindi nyo ha? Kapag kayo po ay hindi nagtapat sa Panginoon, hindi nakinig ng salita ng Diyos, ha? Hindi naligtas, ha? Hindi kinilala si Kristo bilang tagapagligtas, asahan mo, yung susunod na henerasyon, mas malala pa ang sitwasyon sa iyo. Amen. Amen. Nung araw, mga kapatid, nung araw, ha? 20 years ago, lahat ng mga may tato, yun po ay galing sa ulungan. Amen. At kinahihiyak pa nila yung mga tato sa kanilang balikat at sa kanilang likod. Tinatago po nila yan. Hindi po sila makapag-short sleeve kasi dito yung mga tato nila kaya naka-long sleeve lagi. Bakit po? Sapagat every time na makikita nila ng ibang tao yung mga tato, sasabihin, galing sa kulungan niya. Eh ngayon eh, mga kapatid eh, babae, lalaki, bata, matanda, ang tato, nandito, tato kung nasaan, nasa mukha, nasa ilong, ha? Nasa leeg. Lahat na eh. At hindi na ho kinatago. Pinagyayabang pa. Amen. Ano yung sabi ng Bible sa lumang tipan? Kasuklam-suklam ito sa Panginoon. Amen. Thou shall not make, thou shall not have any markings upon your skin, ang sabi po ng Bible.
Because it is abomination unto God. Amen. Imagine mo, kung ikay Kristiyano, tapos magpapatato ka, sasabihin mo ikay Kristiyano, baka naman hindi. Hello, nakikinig ko ba? Huwag niyo alhin yung mga Kristiyano, magsasabi sila yung Kristiyano, pagkatapos makikita mo sa kanilang pamumuhay, ginagaya na sa libutan. Ha? Mga kalalakihan, alam niyo po ba na ang kalalakihan sa lumang tipan, lahat ng mga lalaking merong hikaw sa ilong o sa tenga, ang sabi ng Bible ay alipin. Amen. Amen. Alipin! Amen. Ha? Ang ginagawa ng kalang amo, pag sila po ay binili sa merkado ng mga alipin, ha? Dinadala sila doon sa poste, hinihila yung kalang ganyan, nilalagyan ng hikaw yan. Amen. Na parang mga alagang hayop. At pagkamisan, tatalian yan. Ewan ko lang kung hindi ka makasunod. Di ba? Wakbak ang labi mo nun, di ba? May hikaw dito, may hikaw sa ilong. Eh ngayon, tuwan-tuwa pa tayo kung nakakita tayo ng artista may hikaw. At iniidolo pa. Okay ka, Lodi? Yan ang aking Lodi. Di ba? Eh sa Bible, kasuklam-suklam yan sa Panginoon. Eh. Amen. Tingnan nyo ha, si David, bagamat iniwan po niya yung kanyang mga lagang tupa, sabi niya, nabinin niya. At siya'y lumalaban para sa kanyang pamilya. Amen. Ibig sabihin, kung tayo po'y susunod sa Panginoon, hindi lang po ito para sa iyo. Amen. Para sa next generation mo. Amen. Tingnan po sabi ng Bible, David was a shepherd and is mindful of those sheep he left behind. Kung mabuti kang magulang, maninindigan ka para sa iyong mga anak. Amen. Ikaw, kung mabuti kang mga anak, ha, susundin mo ang iyong mga magulang. Amen. Tingnan po sabi ng Bible sa aklat ng Deuteronomy chapter 4 verse 9. Deuteronomy chapter 4 verse 9. Only take heed thyself and keep thy soul diligently. Deuteronomy 4:9. Lest thou forget the things which thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life, but teach them thy son and thy son's sons. Sabi niya, ang salita ng Diyos, ilagay mo sa puso mo, ha? Pagyabanin mo sa buhay mo, sapagkat isang araw, ituturo mo yan sa iyong mga anak. Kung wala salita ng Diyos sa kanilang mga anak, ano mangyayari sa kanila? Lalayo sila sa Panginoon. Tingnan niyo po sabi ng Bible, ano? Sa pantalata, Deuteronomy chapter 6 verse 7, sabi dito, and thou shalt teach them diligently unto thy children, and they shall talk with them when thou sittest in thine house, when thou walkest by the way, when thou liest down, sabi po ng Bible, ha, ano pa? And when thou risest up, ha? And thou shalt bind them upon a sign upon thine hand, they shall be a frontlet between thine eyes, and thou shalt write them upon the post of thine house and on thy gates. Sabi po ng Bible, kustumbre ito ng bansang Israel, and yet, ito po dapat ng Diyos, dapat mangyari sa ating pamilya. Alam mo kung mayroong salita ng Diyos sa isang pamilya, maiiwasan po ang kasalanan. Amen. Amen. Sabi po ng Bible, ituro sa iyong mga anak at magiging anak ng iyong mga anak. Amen. Passing from the next generation to the next generation. Amen. Eh, paano kung ikaw ay magulang na wala kang panahon sa iyong mga bata, wala ka mismong pag-aaral ng salita ng Diyos, wala ka mismong pagsimba, kalalakihan mo ng kalalakihan ng iyong mga magulang na doon ka sa madyungan umaga-umaga, na doon ka sa sugalan tanghali, ha? Na doon ka sa kusang lugar ng inuman sa hapon at gabi. Ano ituturo mo sa iyong mga anak? Hello, tingin ko ba? Uy, ngayon Kristiyano na, iiwasan mo yung mga bagay nito because I'm not doing it for me. Ginagawa ko ito para sa aking mga henerasyong susunod. Amen. Amen. Amen po ba? Amen. O ikaw yung people, sabihin mo, eh, bata pa naman ako, okay lang ako mag-enjoy sa buhay, okay lang kumuha ng kasalanan, okay lang ako mag-pamuhay sa kasalanan. Hindi. Bakit po? Sapagkat ang tinatanim mo ngayon, ikaw din ang aani. Amen. Wala kang panahon sa Panginoon? Asahan mo, pag ikay nagkaanak, wala rin panahon niya sa Panginoon. Amen. Hindi ka nagsisimba, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, asahan mo,
Mas malala pang gagawin ng iyong mga anak. Tigas ang ulo mo ngayon. Ha? Akala mo ba hindi ka tatanda at magkakapamilya? Tignan mo. Ha? Isang araw, makikita mo po yan kung ano yung tinatalim mo. Amen. Now, si David, ha? Yung kanyang mga tupa, iniwan po niya. Ha? Sabi ng Bible sa Proverbs 19 verse 8 o 18. Proverbs 19 verse 18. Pag matigas ang ulo, ano ang dapat gawin? Ha? Sabi ng Bible, paluin. Paluin. Pastor, bawal mo yan. Ha? Pati DSW, ha? Ha? Eh, yung sabi ng Bible eh. Ha? Proverbs chapter 19 verse 18. Chasten thy son while there is still hope. And let my soul spare for his crying. Amen. Ha? Huwag mong iantala ang pagpalo kung matigas talaga ang ulo. Habang may pag-asa pa. Amen. Dahil pag tumanda na yan, baka ikaw na ang paluin niya. Amen. Ano yan? Ha? Amen. Yung pamalo, yung mo magtutuwid sa kanya. Ha? E sa ngayon, ako, wala na. Mga batang maliit, hayaan mong sampalin ka sa mukha. Kaya pag hindi mo yan ginawat at nakasanayan niya, panchimbaga mukha mo. Amen. Amen. Ako yan. Alam ba niya? Pastor, wala lumang kakalaman ko. Oo nga, hindi nga niya alam. Kaya nga tinuturo mo. O, bawal yan. Amen. Amen. Dahil pag hinayaan mo, sampal-sampalin ka, baka susunod, chinelas ang ipanghampas sa mukha mo. Ingitian mo lang siya. Amen. Hindi niyo po ba? Amen. Ba eh, imagine mo kung paano yung sinasabi po ng Bible nandito. Ha? Let not thy soul spare for his crying. Eh, pastor, kakawa naman eh. Hindi ko pa hinahampas, umiiyak na eh. Yun na nga eh. Sabihin mo, sige, pag hindi ka tumigil ng kaiyak, hadapihan mo hampas, titigil yan. Pagdipin niyo po ba? Hello? Ay, sabi po ng Bible, ano ha? Isa pang talata, tingin niyo po ha? Proverbs 22, verse number 6. Sabi ho dyan, train up a child in a way he should go. And when he's old, he will not depart from it. O ituro sa kanila yung tamang pamamaraan ng pamumuhay mula sa salita ng Diyos. At pag siya'y tumanda, hindi siya lalayo dito. Talakman sa Panginoon, ano, sa mga taong nakikinig, sumusunod. Amen. At nakikita na yung pagpapala ng Panginoon na ito. Amen. Si David sabi niya, teka, pamilya ko nasa labanan eh. Gagawa ko ng paraan. Teka, pamilya ko nakataya. Yung next generation ko nakataya. Kung hindi ko lalabanan itong gulayat na ito, kawawa kami. Kung hindi ko lalabanan itong kasalanan ito, kawawa ang aking henerasyon. Amen. Hindi ako magpapalain ng Panginoon. Ano? Yung sabi ko ng Bible, ano ha? Sigyan niyo po yung 2 Timothy chapter 1, verse 5. Sundan niyo po yung mga talata nito at ating babasahin para makita niyo po mabuti, ano ha? Na hindi lang po nagsisigaw si Pastor dito, sa salita ng Diyos, nakikita natin ang katotohanan. Amen. Amen? 2 Timothy, chapter 1, verse 5. Sabi po ng Bible, when I call to remembrance the unfeigned faith that is in thee, which dwelleth first in thy grandmother Louis, and thy mother Eunice, and I persuaded that in thee also. Sabi ni Pablo, alam mo, Timoteo, kung bakit ka, bakit ikaw ay mayroong pagsunod sa Panginoon? Sapagkat ang nanay mo, sumusunod sa Panginoon ng araw. Amen. At ang nanay ng nanay mo, sumunod din sa Panginoon. Amen. Amen. Nandiyan mo ba? Tatlong henerasyon ang sinasabi ho ni Pablo dito kay Timoteo. Timoteo, ano mo ba kung bakit ikaw ay sumusunod sa Panginoon ngayon? Sapagkat ang nakita mo, yung nanay mo, sumusunod sa Panginoon. Amen. Hindi ho perfecto yung pagsunod. Nagkakasala din. Amen. Pero nanatili po sila na tapat na naglilingkod sa Panginoon. Amen. Sabi niya, grandmother Louis and Eunice and Indy also. So, ibig sabihin, dahil yung lola niya si Louis, sumunod sa Panginoon, kahit may pagsubok. Umati ng church, kahit may sakit. Amen. Ha? Nagtitilip, nabasahin ang salita ng Diyos kahit malabo ng mata. Amen. Amen. Nakikinig ng salita ng Diyos. Kahit mahina na, tenga. Amen. Pero sumusunod siya sa Panginoon. Amen. Now, hindi po sabi po ng Bible, ha? Ephesians chapter 6, verse number 4.
Ephesians chapter 6 verse number 4. Sabi po ng Bible ganito, "And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord." Kayo mga tatay, na ehemplo dapat. Huwag niyong galitin ang inyong mga anak. Diba? Nakakita ka ng tatay sa kanya, "Anak, masama, mali kami niyo." Tapos maya-maya, "Pili mo ako si Galila, pakisindihan mo na." "Ay, pastor, hindi na uso yun. Uso na ho ngayon, beep." Beep, na. Lalong delikado yun. Amen. Tapos ang baga mo doon. Amen. Ha? At lalo masaklap, kung mayroong tatay na gano'n ang ginagamit, pinapasa pa sa anak. Nandito na yun po ba? Amen. Matalagunda mo sa Panginoon yan. Amen. Ha? Akala mo ngayon, hindi ka pinapalo ng Panginoon, malapit na. Amen. Kung hindi mo titigilan ang bisyo mo, malapit na. Amen. Sapagkat hindi mo kayang i-persuade ang anak mo na alisin o huwag magbisyo kung ikaw mismo may bisyo. Amen. Totoo yan. Amen. Now, let us see, ang kinabukasan ay dito nakasalalay. Bakit po nilagay sa puso ni David na siya po ay dapat maging responsible sapagkat ang future nakasalalay dito. Ha? Look at verse 8 and 9. Ha? To David's future. Samuel 8 and 9. Sabi po doon, "And he stood the armies and stood and cried unto the armies of Israel and said unto them, Where are you come out? Set your battle in array. Am I not a Philistine and ye servant to Saul? Choose you a man for you and let him come down to me." Sino sasalita? Si Goliath. Araw-araw sinasabi niya sa bansang Israel, sa mga sundalo ng Israelita, "Kayo ba? Kayo? Kayo ba mga Kristiyano? Lalabanan niyo ba ako?" Sabi niya, "Pumili kayo ng mandirigma nyo, lalabanan ko. Pag tinalo ko siya, alipin ko kayo. Pero pag tinalo niyo ako, alipin kami, ninyo." Alam niyo, ang kaaway at ang kasalanan, ganon ang hamon sa atin araw-araw. Amen. Kapag tinalo natin ang kasalanan at ang kaaway, siyempre hindi tayo magiging alipin ng kasalanan. Pero pag tayo nagpadala sa kasalanan, asahan mo, alipin ka. Araw-araw. Amen. Pero nakikinig ko ba? Amen. Continue po sabi ng Bible. Ano ha? Ha? To David, failure was not an option. Kasi tinawag tayong maging tagumpay ng Panginoon eh. Kaya ang pagkatalo, hindi option para kay David. Ha? If the enemy win, they will become slave. Look at Romans chapter 6 verse 1 and 2. Romans chapter 6 verse 1 and 2. Sabi po ng Bible, "What shall we say then? Shall we continue in sin that grace may abound? God forbid. How shall we that are dead to sin live no longer therein?" So sasabihin mong Kristiyano ka na pero nag-i-enjoy ka sa kasalanan. Sabi ng Bible, hindi ka nabubuhay sa biyaya ng Panginoon. Alam mo kung saan ka nabubuhay? Sa kahabagan ng Panginoon. Sabi ng Bible, "Because of His mercies, we are not consumed." Kung Kristiyano ka, nabubuhay ka sa kasalanan, sabi ng Bible, nahahabag pa ang Panginoon sa iyo. Amen. Kasi ang Panginoon, long-suffering God. Mahaba ang kanyang pasensya. Pero ang Panginoon, napuno na ang kanyang pasensya, pinuno mo na ang salong. Dapat yan ang halusin. May natinig niya ba yung kwento niya? Pinuno na ang salong dyan. Dapat ka nang palusin. Ha? Aba, eh, mahabang pasensya ng Panginoon, pero pagka natapos po yun, tapos na ang buhay mo. Habang namumuhay ka sa kasalanan, nag-ine-enjoy ka, hindi ka na sumisigba, hindi ka nakikinig ng salita ng Diyos, sabi mo, kay Kristiyano. Aba, eh, mahabang pasensya ng Panginoon, pero may hangganan dito. Diba? Sabi po ng Bible, sabi ni David, alam niya yung responsibilidad niya. Ha? At alam niya ang tanikala ng kasalanan. Ha? Kasalanan, uunti-untiin ka niyan eh. Hanggang hindi ka muna magsisimba. Hindi ka nagsimba, hindi ka magbibigay. Hindi ka nagbigay, hindi ka nagsimba, dalawa na kasalanan mo.
Pangatlo, magiging negative ka na. Pang-apat, sasabihin siya ng kaaway, pero sumbib ka, nakakahiya ka na. Kung ganun ba din doon, nakakahiya ka na. So, backslider ka na. Magiging negative ka pa. Magi-invite ka pa ng iba. Ahatakan mo pa iba. Huwag ka na kasi simba. Ha? Saan ka pupunta? Pag hindi ka simba, gagala ka ngayon. Pupunta ka sa mundo. Makikita mo sa mundo, yung mga kaibigan mo, hahatakin ka sa inuman. Hahatakin ka sa bisyo. Yung sabi ko ng Bible eh. Ha? Sabi ng Bible, sin will take us away from this book. Or this book will take us away from sin. Amen. Amen. Ang kasalanan, ilalayo ka sa salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos naman, nais niya, ilayo ka sa kaaway. Amen. Eh, saan mo gusto? Ikaw ang mamimili. Amen. Now, tingin niyo po ito. Ano yung number one? Nakita ko natin. The reality of the day. Ang realidad, ang kaaway na andyan. Amen. Lahat tayo gusto niyang hilahin sa kasalanan. Amen. Maging miserable ang buhay mo. Amen. Pangalawa, nakita ko natin yung responsibilidad mo na labanan ng kaaway. At mag-decide, Lord, magtatapat ako sa iyo. Amen. Kahit anong mangyari, sisimba ako. Amen. Kahit anong mangyari, hindi ko hahayaan, walang salita ninyo sa aking buhay, araw-araw. Amen. Mananalangin ako sa iyo, babasahin ko salita mo. At pipilitin ko, nanaisin ko, na unahin ka pag-araw na rin. Amen. Now, number three. Ito yung reaction ni David. Look at verse 20. Ano po sabi ng Bible? Balikan po natin yung chapter 17. And David rose up early in the morning, left the sheep with a keeper. Okay? Verse number 26, sabi yan, David spake unto the man that stood by him, saying, what shall be done to the man that killed the Philistine? And take away the reproach of Israel. Anong gagawin? Anong gagawin ng hari kung sa tao makakapatay sa gulayat na yan? Ha? Upang mawala yung pag-uusig o pag-iayabang ng mga tao na yan na hindi mananampalataya. Ha? Yun ang tanong ni David eh. Bakit po? David had faced the realities of the day and he understand his responsibilities. Kaya nagpasya siya na gawin ang nararapat gawin. Letter A. Nag-usa po siya dahil nakita niya yung pananagutan niya sa Diyos. Amen. Sabi niya, sundalo ako ng Panginoon eh. Amen. Kung walang tatayo para labanan, yung kaaway na yan, yes. Talo kami. Amen. Amen. Kung hindi ako magtatapat sa Panginoon, sa pakikinig ng salita ng Diyos, sa pag-atin ng church, sa pagbabasa ng salita mo, sa pananalangin ng salita ng Diyos, pananalangin, sino pa? Paano na ang aking pamilya? Amen. Hello, nakikinig mo ba? Amen. Yes. May kung wala ho sa atin na narito ngayong umaga, sasabihin natin, okay lang na hindi sumimba, okay lang na hindi umatid, okay lang na matulog maghapon, pag-araw ng Linggo, okay lang gawin ang ibang mga bagay, pag-araw ng Linggo, pag wala akong nag-stand na mana ng palataya, asahan mo, pati pamilya niya, sira. Amen. Pati pamilya niya, sira, mga kapatid. Ano? Pag hindi ka natuto, nasundin ang kalooban ng Panginoon. Ha? Pag hindi na ituro sa iyong pagtitimpi, lahat, aawahin mo. Amen. Lahat ang hindi maganda, yun ang gagawin mo. Amen. Kapag hindi ka tinuruan ng salita ng Diyos, ha? Kapag hindi mo nakilala ang Panginoon, walang bunga ng Espiritong Banal sa buhay mo. Amen. Ang bunga ng Espiritong Banal, sabi sa Galatian, ha? But the fruit of the Spirit is love. O, wala ka ng pag-ibig sa kapwa kung walang salita ng Diyos. Joy, walang kasiyahan sa buhay mo pag walang salita ng Diyos. Peace, kapayapaan. Paano magkakaroon ng kapayapaan sa buhay mo kung wala kang salita ng Diyos? Long suffering, yung haba ng pasensya. Mawawalan ka ng haba ng pasensya. Sa dami ng tao ang gagawa sa inyong hindi maganda, wala kang pasensya kung wala ang salita ng Diyos. Amen po ba? Wait, nakaraang Lunes na lamang eh, pumunta kami sa nanay kasi pinag-check up po yung nanay ko. Dala namin yung kotse, pumunta kami. Nag-stop over kami doon sa expressway, sa gasolinahan. Nagparada akong ganyan. May nagparada ang isang malaking sasakyan. Sa gilid namin gano'n. Bigla lang may lumabas na matanda. Boom!
yung kanyang pinto, ibinangga doon sa kotse. So, yung kotse, nagka-defrost. Lumabas ako. Nandahanin niya naman po yung pagkakarap. Alam mo po, hindi ka magtitimpe. Naawain mo yun eh. Amen. Ang inisip ko na lang, patotoo bilang Kristiyano. Amen. Ano ba naman yung simpleng pisak na konti na yon kaysa awain mo sila at mauwi pa sa hindi maganda? Amen. Nandiyan po ba? Amen. Isa iba yun, sakal na mangyari yun, o ba, tatawag ng pulis yun. Amen. Pababayarin nyo kahit na prasong pichit na ganun eh. Eh, baba yun ang gandrive. Siyempre, pag kayo yung kinausap mo at inarap mo, magpanik pa yun. Ha? Inaya ko na lang. Sabi ko, bakit po hindi? Dalang ganun, eh. Ganun din naman yan, eh. Diba? Pababayaran mo pa ba yun? Ha? Kaya mo na lang. Pero siyempre, masakit yun. Dahil iniingatan mo, tapos napisa. Okay, okay lang yun. Ha? Kesa yung galit mo sa minakbo, di ba maraming mga nag-aaway, nagpapatayan sa kanya dahil sa simpleng pagpapart lamang. Amen. Okay, kung wala yung bunga ng banal na spirit sa buhay mo, mapapaaway ka. Amen. Kaya ganit ka drive, mapapaaway ka. Diba? Diyan lang, mga nagpumotor lang, pagka nagkasagyan, pag nag-aaway, di ba? So yung sabi ko ng Bible, ha? Si David, nakita po niya yung realidad ng araw po na yon at yung kanyang responsibilidad. Now, as a Christian, bilang Kristiyano, nag-usa siya dahil nakita po niya yung pananagutan niya sa Diyos. Ang kaaway, sisirain, ang buhay, at kalayaan ng isang tao. Akala niyo ba, pag kayo ay young people, lumayas, at sinabi niyo, ayoko na doon sa bahay namin. Kasi, o na lang lagi nakikita. Iwanan nyo na yun, ba? Ako nasisisi. Ako ang lagi may kasalanan. Pag-iisip sa umaga, saan mo nang alamusal? Ha? Eh, sa totoo lang, pag naglayas ka, akala mo malaya ka, hindi. Pagdating mo doon sa kalye, nandun po yung mga masasamang loob. Una, paglilimusin ka. Pangalawa, pag-hold up ka. Later on, magiging ano ka na? Kriminal ka na. Akala mo, malaya ka, hindi mo alam, lalo kang napalaot sa kasalanan. Amen. Pero nakikinig mo pa? Amen. Sabi mo mga bata, ganun eh. Now, yung sabi po ng Bible, sa Romans chapter 6, verse number 16. Romans chapter 6, verse number 16. Sabi po ng Bible lahat. Know ye not that ye whom ye yield yourself servant to obey, ye servant ye are to whom ye obey, whether sin unto death or obedience unto righteousness? Ano sabi po ng Bible? Alam mo ba na kung sino ang sinusunod mo, kung kasalanan sinusunod mo, yun ang iyong amo at alipin ka nito? Pero kung susundin mo ang katuwiran ng Diyos, ay palalayain ka, hindi ka magiging alipin. Alam mo, nakikinig mo ba? Eh marami mga kabataan, alipin ang kasalanan. Ha? Maging mga magulang, alipin ang bisyo. Kung papabayaan mo sarili mo ganyan at kay Kristiyano, ano mangyayari sa buhay? Amen. Tingnan mo na lang yung next generation. Amen. Now, tingin niyo po sa pantalata. Ha? Luke chapter 22, 31. Tingnan lang ko ito. Luke chapter 22, verse 31. Sabi ko ng Bible. Ito, sabi ng Panginoon kay Simon, si Pedro ho yan. The Lord said, Simon, Simon, behold, Satan desired to have you that he may sift you as a wheat. But I have prayed for thee that thy faith fail not. When thou art converted, strengthen thy brethren. Sabi ng Panginoon kay Simon Pedro, 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 alam mo ba, si Satanas, Satanas, oh, ay may design na sirahin ka, masakin na yung buhay.
para hindi ka papaglikod sa Panginoon. Amen. Pero alam mo rin ba, Pedro, pinanalangin kita? Amen. So, ibig sabihin tayo, mga kapatid, ang gusto ni Satan, sirayan ang buhay mo. Amen. Huwag kang mag-attend ng church. Huwag kang magsimba. Huwag kang magbasa ng Biblia. Tumayo ka sa mga mananampalataya. Ha? Yan ang gusto ng kaaway eh. Daling ka sa kasalanan. Pero sabi ko ng Panginoon, pinanalangin ka ng Diyos. Amen. Halos 2,000 taon na nakakaraan sa krus ng Kalbaryo, si Kristo namatay, nilibing at nabuhay para bigyan ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Mahal ka ng Panginoon. Amen. Gusto ng Panginoon, ikaw ay maligtas. Gusto ng Panginoon, ikaw ay magkaroon ng tamang pamumuhay. Amen. At siya'y nanalangin. Sabi niya, Pedro, Pedro, alam mo ba si Satanas, gusto kong patayin, sirain ang buhay mo. Pero pinanalangin kita. Na kapag ikaw ay nakasumpong ng pagbabago sa iyong buhay, naligtas ka, palalakasin mo rin mga kapatiran. Amen. So, sabi ko, wala talagang taong nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Natinig niyo ba yan? Ha? Walang taong nabubuhay para sa kanyang sarili lamang. Ha? At walang taong namamatay para sa kanyang sarili lamang. Nais ng Panginoon, gamitin ka ng Diyos para iba makaabot din o maabot din ang salita ng Diyos. Kung sabi ko ng Bible, na kaaway si Israel ang buhay mo. Ha? Si Satan, gusto ka niyang igubo kung magitan po ng tukso at kasalanan. Now, let it be. Not only na nagpusa siya, nagpakita po siya ng concern. Tignan niyo po yung verse number 20 at saka verse 27. Okay? Sabi po ng Bible, he came to the trench and the host was going forth to the fight and shouted for the battle. Verse 7, and the people answered him after this man saying, so shall it be done to the man that killed him. Okay? Now, he followed the instruction of his father and led him to see the will of God. The will and the plan of God. Sabi po ng Bible, babasahin niyo po yung verse number 27, 28, and 29. Dito nakita po natin na nakita po niya ang plano ng Panginoon sa kanyang buhay. Alam niyo, masarap bang makinig ang salita ng Diyos? Amen. 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 Dahil, kaya masarap makinig ang salita ng Diyos. Kasi, binubuksan ng Diyos ang kaisipan mo para makita mo ang plano ng Diyos sa buhay mo. Amen. Na, maraming tao hindi alam ang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Until, nakilala niya ang Panginoon sa kanyang buhay. Amen. Amen. Ito kasi yung instruction ng Panginoon. Ito yung student manual ng buhay mo. Kaya kung wala ang salita ng Diyos sa buhay mo, ligaw ka eh. Amen. Ligaw tayo. Amen. Kaya kung bubuksan ng Panginoon ang puso mo ngayong umaga at kikilalanin mo si Kristo, lalong maintindihan mo ang plano ng Diyos sa iyo. Ano maintindihan mo? Sabi ko ng Bible. Now, sabi ko ng Bible, we need those who will rise up every day and seek God for help. Sabi ng Bible. Now, let us see. Nagbigay siya ng kanya pong commitment sa Diyos. Now, look at verse 29, 30, or 31. Sabi ko ng Bible, and he turned from him toward another and spake to the same manner, and the people answered him again after this former manner. And when the words were heard to David's sake, they rehearsed before Saul and he sent for him. Look at verse number 34. And David said unto Saul, thy servant keep thy fellowship. And there came a lion and a bear and took a lamb out of the flock. Verse 35. And I went out after him and smote him and delivered him out of his mouth. And when he arose again, he caught him by the beard and smote him and slew him. Now, thy servant slew both lion and the bear. And this uncircumcised Philistine shall be one of them, seeing he had defied the armies of the living God. Ano sinasabi ko ni David dito? Sabi niya, humarap siya kay Hal Saul sa pagtatapos. Sabi ng mga tao, amang hari si David. Eh, napaka-epal eh. Epal. Mga mapapel, di ba? Ganun mga ano ngayon ng mga bata, di ba? Ang epal mo naman. Ang mapapil ka naman, grabe ka naman. Ha? Alam mo, kung sinasabi ng ibibig, gawin mo. Hello, nakikinig ko ba?
Ha? May mga tao na uli yung pagsasalita. Oh, sige, alamin na ako. Oh, sisimba na ako. Sige, magtatapot ako sa Panginoon. Salita lang. Ha? Pagkatapos, hindi naman ginagawa. Nandiyan po ba? Amen. Si David, sinabi niya, natin niya mga kawan, natin niya ang kanyang mga kuya. Sabi ng kanyang mga kuya, ang epal mo naman. Grabe ka naman. Sabi mo, kaya mong labanan niya, kami takot-takot eh. Sabi ni David, bakit is there not a cause? Wala mang dahilan na labanan ko sila. Eh, hinihiyay na tayo yan eh. Inahamak na ang Diyos natin yan eh. Eh, natin ikong hari. Sabi mo, yung David na yan. David, ikaw ba eh, epal? Mapapil ka ba talaga? Sabi ni David, ba hindi ho? Ginagawa ko lang yung dapat gawin ng isang mabuting Kristiyano. Amen. Hello, amen po ba? Amen. Kaya po ako nagsisimba, kaya po ako nananalangin para sa iba, kaya po ako nagbibigay, kaya nga po umati ng church. Hindi ho ito kaya pala. Amen. Ha? Ito po ay responsibilidad ng isang mainam na Kristiyano na sumusunod sa Panginoon. Amen. Kaya po ako nagdadala ng bisita. Hindi ho kapapila lang ito. Amen. Ha? Naintindihan niyo po ba? Amen. Eh sabi ni David, eh pambihira, hinahamak tayo yun eh. Eh araw-araw, umagala si Goliath, ano? Sino sa inyo? Sino lalaban? Yung ganunong ginagawa ng kaaway sa atin eh. Araw-araw, pag-gising mo sa umaga, sabihin sa'yo ng kaaway, huwag ka na sa mimba. Huwag ka na matin doon. Sisigaw ka lang ng pastor doon. Naintindihan mo ba? Amen. Hindi ho kung sumisigaw sa inyo. Amen. Binibigyan ko lang ang emphasis ang salita ng Diyos. Amen. Hindi pastor doon, sigaw na sigaw. Hindi ho, para lamang po ibigyan din sa inyo ng kaaway, pag hindi kayo nakinig, amen, makikita nyo kung ano mangyayari sa buhay. Amen. Sira ang buhay. Amen. Kapag hindi ho nadinig ang salita ng Diyos, patungkol ho sa kasalanan, at ang ipit, ibabahagi ko lang sa inyo everyday ay para, hoy, mating ka. Ah, pagpapanahin ka ng Panginoon. Buksan mo, payog mo, baliktarin mo. Bubuhos na Diyos ang pagpapala dyan. Makikita mo. Ah, ang tawag ko doon, prosperity gospel. Yung puro pagpapala na lang sasabihin sa iyo, hoy, sumunod ka. Oh, punin mo panyo mo, ibagayway mo. Hoy, pagpapanahin ka ng Panginoon. Pagka ganun ang ipabahagi po sa inyo at hindi tutukuyin ang kasalanan, natawanan na kayo ng kaaway, sasabihin siya, ah, ako, ganyan lang pala madidinig nyo, hindi ho. Dito sa simbahan ito, tinutukoy natin ang kasalanan para maitama ang ating buhay. Amen. Amen. Sabi ni David, ako wala pang saysayan ang gagawin ko, lalabanan ko yung tao yan, laki-laki. Wala pang saysayan, kaya ako pumunta rito para makita ko kung paano. Wala pang saysayan yung sinasabi ko, is there not a cause? Eh sabi ko lang ng hari, oh, David, maliit din po. Sabi ni David, maliit niya ako kumpara niya sa higante na yan. Pero kumpara sa higante na yan, malaki ang aking Diyos. Amen. Amen? Amen. Hello? Amen. Eh, kalit lang sa akin Diyos eh. Malaki yan para sa akin, eh pero meron akong Diyos na buhay. Amen. Nang siyang lalaban para sa bansang Israel. Amen. Eh marami pong Kristiyano talunan kasi nga hindi sunusunod ang kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya ang ginawa po ni David, nagbigay siya ng commitment niya sa Panginoon. Hindi lang po sa salita, hindi po siya epal, hindi po siya mapapil, kundi sinabi niya yung dapat sabihin. Ha? Kaya kung ikay Kristiyano, naninindigan ka sa iyong klase, sa iyong trabaho, sinasabi mo, hindi ako makikipag-ano sa mga taong yan, hindi ako makipag-inuman dyan, ako'y Kristiyano. Hindi ko gagayahin yung aking mga kasama dyan sa school. Nandaraya ko sila, nag-cheating ko sila. Hindi ko gagawin yan. So, doon lang masiro ako. Amen. Ngayon. Pero pag nag-aral ako, panalo ko. Amen. Natin lang yun po ba? Ah, sabi ng Bible, maraming tao gagawa ng kalokohan, maraming mga hindi mananampalataya. Ah, hindi parehas sa business, hindi parehas sa negosyo, hindi parehas sa laban. Ah, pero ang katotohanan, panalo ka pa rin sa Panginoon. Amen. Sabi ng Bible, magpapumbaba ka sa Panginoon, itataas ka ng Panginoon. Amen. Ha? Unahin mo ang Panginoon, lahat ipagkalob sa iyo. Amen. May isang ka pa, panalo sa Panginoon. Amen. Now, panghuli, nanindigan siya sa pangako ng Panginoon. Tingin niyo po sabi ng Bible, ano ha? Verse number 45, panghuli na lang, ano ha?
verse 45. And then said David to the Philistine, thou comest to me with a sword, with a spear, with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. Sabi niya kay Goliath, ikaw, umarap ka sa akin, ang dala-dala mo, pinanghahawakan mo, yung sibat na malaki, palanggamong malaki, ha? Espada mong malaki, ha? At yung yabang mong na napakalaki. Pero sabi ni David, ako, kumalaban sa iyo ngayon, ha? Sa pangalan ng aking Panginoon. Amen. So ano nangyari? Di ba, alam niya, to make the long story short, ha? Kumuha po siya ng shotgun. Pinuntarayan po niya yung pinakanoo. Pinatamaan niya. Patay, di ba? Hindi! Di ba? Balatik lang eh. Di ba? Inikot niya lang ang ganun eh. Di ba? Eh, ang pagandahan po doon sa kalaban niya, madaling patamaan, malaki eh. Di ba? Oo, itinir na, tinamasa noon, natumba, nabuwal. Naghanap siya ng pambukot ng ulo, yung espada mismo noon. Kinuha niya, tinaga niya sa leeg. Ha? Nilagay niya sa echo bag yung ulo. Di ba? Tanda niya sa hari, ang mga hari. Oo, eto. Ito yung sigaw ng sigaw kanina. Oo. 40 days, niayabangan tayo. May palama ba ito sa Diyos natin? Amen? Amen. Ganun lang po yung kasalanan sa buhay mo eh. Amen. Eh pastor, hindi ko maalis yung bisyo sa aking buhay eh. Paano maalis? Bitawan mo. Tama. Amen? Amen. Eh hindi ko matagal-tagal ang kasalanan sa buhay ko. Bitawan mo. Amen. Hanggat hindi mo nabibitawan yan, hindi ka makakasunod sa Panginoon. Amen. Hanggat hindi ka nagtatapos sa Panginoon, hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Amen. Walang tagumpay sa buhay mo. Amen. Agad hindi mo nakikilala si Kristo sa buhay mo, hindi mo alam kung saan ka pupunta pag ilinan mo tayo. Amen? Kaya nga sabi po ni David, tatlong mahalagang bagay, no? Nakita niya yung realidad. Ang realidad, lahat tayong makasalanan at kailangan natin ang kapatawaran ng kasalanan. Amen. Nakita natin ang ating responsibilidad. Ang reaction ni David, nakita po natin. Sabi niya, kung hindi ko lalabanan ang kasalanan, walang mangyayari sa buhay ko. At pangatlo, nakita po natin, ano ha? Yung kanya pong reaksyon, susunod ako sa Panginoon. Amen. Tayo po lahat ay tumayong ngayong umaga, tayo po'y mananalangin. Mawakasan po natin yun sa panalangin. Habang lahat po ay nakayukot, nakikit, wala akong titingin sa ating katabi, ha? Kapag tatapos ang ating lesson, tayo po ay mananalangin. Habang lahat po'y nakayukot, nakikit, wala akong titingin sa ating katabi, kaibigan, bisita ka namin ngayong umaga, mahal ka ng Panginoon. Ngunit ang kaaway, nais niyang sirain ang iyong buhay. Kaya ka narito ngayong umaga, may plano ang Panginoon. Ang Diyos David na nagbigay ng panalo sa kanyang buhay ay ang Diyos din na ating sinasamba ngayon. Sabi ng Bible, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Datapot ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Habang lahat pinakapikit na kayo ko, ibigan, mahal ka ng Panginoon. Hindi lang po nagkataon na ikaw ay nakasama namin ngayong umaga. Nais ng Diyos na makita mo ang pag-ibig niya. Sabi ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Mahal ka ng Panginoon. Ayaw ng Diyos na mapariwara ang buhay mo. Kaya ka narito ngayon. Ang purpose ng Diyos, makilala mo siya sa iyong buhay. Sapagkat si Satan, gusto sirahin ang buhay mo. Pero ang Panginoon, mahal ka niya eh. Gusto niya na ikaw ay maligtas. Sabi ng Bible, ang kabayaran, ang kasalanan, kamatayan. Kaya may kamatayan sa buhay natin. Isang araw, pupunin ka ng Panginoon. Ang tanong, pag ikay namatay, sigurado ka ba ng langit? Nakakasiguro ka ba ng langit? Kung hindi pa, nais kong malaman mo na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang regalo ng Diyos. Regalo, libre,
walang hanggan. Buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Kung hindi ka sigurado ng langit, 100%, ngayong umaga, tanggapin mo si Kristo. Habang lahat pinakpigit na kayo po, tingnan mo yung sarili. Gano'ng kabigat ang kasalanan sa buhay mo. Sabi ng Bible, lumapit kayo at papagalan. At bibigitan, sabi ng Bible, bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Yan sabi ng Panginoon. Si Kristo, kumakatok sa iyong puso ngayong umaga. Nais ng Diyos, tanggapin mo siya bilang sarili mong tagapagligtas. Bakit po? Sapagkat pag namatay isang tao, dalawa lang pupuntahan, langit o impyerno. Kung hindi mo alam, pag ikay namatay, kung saan pupunta, hindi ka sigurado ng langit, sa impyerno ka pupunta. Pero mahal ka ng Panginoon. Siya'y namatay para sa iyo. Habang lahat ko'y nakapikit na kayo po, meron po ba sa ating mga bisita ngayong umaga na nakita mo yung buhay na kailangan mo ang Panginoon? Kailangan mo siyang tanggapin sa iyong buhay? Gusto ng Diyos maging matagumpay ang buhay mo. Kaya nais ang Panginoon tanggapin mo siya. Meron po ba sa aming mga bisita ngayong umaga na magtatas ng kamay, sasabihin, habang lahat ng nakapikit na kayo po, Pastor, manalangin mo, gusto ko pong maligtas. Meron po ba? Habang lahat pinakapikit na kayo po, kaibigan, salamat, meron po nagtas ng kamay. Meron po ba? Salamat, meron po isa pa. Salamat po, babayin na po yung mga kamay. Meron po ba? Babae, lalaki, mga bisita po natin ngayong umaga. Sabi ng Bible, now is the accepted time. Now is the day of salvation. Ngayon ang panahon, ngayon ang tamang panahon ng kaligtasan. Mahal ka niya. Ayaw niya na mapahama ka sa impyerno. Gusto niya na magkaroon ka ng buhay na walang hanggang sa langit. Para po mangyari yun, kinakailangan tanggapin mo si Kristo. Habang lahat pinapikit kayo, na kayo po, ako po ay mananalangin ang paghingi ng tawad at pagtanggap ni Kristo. O ikaw ay bisita namin ngayong umaga, kahit hindi ka nagtaas ng kamay, pero nais mo na matanggapin si Kristo. Pwede bang manalangin kang kasunod ko? Habang ang mga mananampalataya ay pinagpe-pray po yung ating mga bisita ngayong umaga. Hindi man nakita ng pastor ang iyong kamay na nagtaas, pero sa puso mo, ay nais mo tanggapin si Kristo. Manalangin ka ng panalangin na ito. Gagabayan na kita sa panalangin. So tayo po'y manalangin habang lahat pinakapikit na kayo po na hindi ka paligtas at nais mong tanggapin si Jesus ngayong umaga, manalangin ka na kasunod ko at gawin mong personal na panalangin ito sa Diyos. Kung handa ka na, tayo po'y manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita at nalaman ko po na ako po ay makasalanan at ang kabayaran ng aking kasalanan ay kamatayan. Ako po ngayong umaga ay humihingi ng tawad sa iyo. Nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan. At sa oras na ito, tinatanggap ko po ang iyong anak na si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas ang aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan na pinangako mo sa akin simula sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aking dalangin. Amen. Manatili po nakapikit na kayo po, tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat po Panginoon sa mga nagtaas ng kamay at sa mga bisita namin ngayong umaga na marahil di man sila nagtaas ng kamay ay tinanggap nila kayo sa panalangin. Tinanggap nila kayo, nagsisi ng kanilang kasalanan at nanampalataya kay Kristo. Salamat po Diyos, patuloy na pangunahan niyo po na titira pang bahagi ng aming pong pananambahan. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Makakupo na po ang bawat isa. Salamat po sa inyong pong pakikinig. Tayo po ba'y pinagpala ang salita ng Diyos? Amen. Amen. Sa mga bisita po namin, I hope ang aming panalangin ay kayo po ay tumanggap kay Kristo bilang tagapagligtas. Sapagkat mahal na kayo, ha? Mahal tayo ng ating Panginoon. Ha? Tayo po ay kukuha ng ating kalamayang umaga. At nais ko po ng offering envelope ay nandiyan po yung ating usher para ibigay po sa inyo. Hingi lang po kayo sa kanya at kayo po ay bibigyan niya. Walang bayad po yan. Salamat sa Panginoon sa inyo pong pakikinig. Thank you.
Okay, salamat po sa ating mga bisita. No? Galakan po namin na kayo po ay narito. At ang aming panalangin, ano, hindi ito yung una't muli na kayo po ay makasama namin. No? Gusto po namin na kayo po ay mabisita din sa inyong tahanan. Alam ko, isang alam po, bigyan malayo-layo. Ano? Pero titingnan natin, ano? Maraming panalangin lagi ay ganun. Ano? Pag may mga bisita na nakadalo, gusto po namin na mabisita, mabible study, kung inyo pong pahitulungan. So, okay, salamat din po sa mga kapatiran po natin na nag-invite. At ano yung ibig sabihin po niyan? Yung mga nag-invite sa inyo, love na love kayo. Amen! Ito po yan, love na love kayo. Talagang kayo ay mga BFF niya. Amen! Ito po yan. Kaya po kayo ikitahan kasi na, ang tunay po na na nagmamahal, talagang hindi mo napapagod ho yan mag-invite. Amen. Yeah. Oh. Totoo yan, doon yung nagmamahal, hindi mo napapagod yan. Siyempre, yeah. Nagmamahal ka, ako bahala sa pamasahe mo. Oh. Amen. Sisingilin natin kay Pastor. Ano yan, ano? Kasi mahal kayo eh. No? Pag mahal, siyempre, gusto nilang makakilala din kayo sa Panginoon. Amen? Amen. Yeah, salamat po sa aming mga bisita ngayong umaga. Kilakit na sa nanay niya. Bisat po, bisat. Salamat sa Panginoon. Ano? Kaya po ay narito, mag-alakan po namin. Asahan niyo, papasyag kami sa bahay niya. Tulit na. Para akong Bible study. Sino ba nga lang? Pastor? Kaya na, Pastor. Wala, ganun ba tayo, anak-anak? Wala. So tayo po'y mananalangin. Nais pong hiligin si Brother Direk. Okay. Tayo po'y mananalangin at nais pong hiligin si Brother Direk. Tayo po'y pray po yung ating offering ngayon. Tayo po'y mananalangin, tayo po'y umuko. Dakil ng Diyos, maraming po salamat, Panginoon, sa nagtapong nangyayag. Sana po, Panginoon, sa mga buhay, ng mga bisita namin. Sana po, Panginoon, ay tarunay po sila tumanggap sa inyo at matanggap po nila ang pangako nyo po na wala kang buhay sa karamihan. At dalangin po namin, Panginoon, ng aming offering. Pinapalit po namin, Panginoon, ng ito po, Panginoon, at ang aming offering, Panginoon. Sana po ito'y magiging gagamit-gamit sa mga missionary. Dami pong finances po, Panginoon, sa church at mga activities, Panginoon. Tama po, dinugo po ito at dumawag po, Panginoon, ng mga missionary. Ito po kami dalangin, Panginoon, sa pangalan ng Jesus. Amen. Kahit po yung magkaloob, Panginoon. Meron niyang Bible na maliliit dyan sa same mo na yan. Yung kahon na nasa baba, kulay brown, may kuha nga. Pwede naman, pagbigay din natin yan. Dalam mo nga dito na nga, ilang lima, prayer tree. O, isang po siguro, pabigay natin sa ating mga sito na yun. So, nausap po yung kumpletong Bible, ano, natin ang nakaraan. Pero meron tayong nag-aaral na Bible dyan. Pwede naman natin ipamigay din. Ano? Dala nga po muna dito. Pero bago po po ipamigay ito, siyempre kumuha po tayo ng special offering. Para kay Brother Noel, tawagin ko si Brother Direk para tayo po ay gumawa ng special offering. Ito po ay para sa ating kapatid na si Brother Noel na nangangailangan po ng tulong po sa ating pinansyal kasi po ay hanggang ngayon po ay siya may sakit at tulungin ko na. No? At malaki din naman yung kanya pong expenses sa gamutan. So,
Tayo po'y manalangin. Let's pray. Maraming Diyos, salamat po at meron kami kagalakan na magkaloob sa inyong pong gawain at ang kagalakan din po na makatulong sa aming pong mga kapatiran na may karamdaman. Dalangin po namin, O Diyos, sa patuloy pong bigyan ng kagalingan si Brother Duel. Ipuin niyo pong kanyang pangangatawan. Awa, maging sa oras po nito, maramdaman niya na marami pong nananalangin para sa kanyang pong kagalingan, Panginoon. Magpalaan niyo pong bawat isa sa aming pong pagkakaloob sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y magkaloob. Pumapisita natin ngayong umaga. Pwede po ba? Pwede. Okay. Para po meron kaming souvenir sa inyong pagpunta. May picture lang ko na bonte. Makilang po ba yan? Thank you. Sa inyo, palakpakan po natin sila. Dito kayo dalawa, Jane. Nandiyan po sa likuran, ano, kami po nagpapasalamat na lahat. Nabigyan ba yung isa pa? Ay, yung sinanay, nabigyan din. Nabigyan din. Okay. So, tayo po yung manalangin. Ama namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito at kami po ay binigay niyo po ng mga bisita na nakasama po namin, Panginoon. Dalangin po namin na kayo po mamuna sa kanila, nawa ay tinanggap nila si Kristo bilang Panginoon, nagpapagkas ng kanilang buhay. At salamat po sapagkat meron po mga Bible po na ito na aming pong naibigay sa kanila. Nawa ito po ay magamit po nila, mabasa po nila, at patuloy po kayong mangusap sa puso po ng bawat sa puso kanila, Panginoon. Aming pong pinapanalangin na maunahan niyo po sila. Ang aming dalangin ay sila po'y muling makadalo sa aming pananambahan at magamit po nila ang Biblia po na ito na maging basihan po ng kanilang pong tunay na pananampalataya. Ingatan niyo kami, Panginoon, sa aming pong pasamantalang paghiwa-hiwalay sa lugar po na ito. At balik na rin kami mamayang hapon sa aming pong oras ng pananambahan. At ingatan niyo pong bawat bibiyahe at ingatan niyo pong bawat isa sa buhay sa linggo. Masa kami, Panginoon, doon sa mga kapatid na namin may karamdaman, kayo po magbigay ng patuloy na kagalingan, Panginoon. Salamat po, pinupuri ka namin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Magandang umaga po. Thank you po sa inyo. Salamat po sa atin ho pagkalo. Tayo po ay dismiss na. Purihin ng Panginoon. Thank you. Thank you.